saan hanggang kailan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa kong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika kong tinatabla, kita'y iniibig. Giniwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita. Tanging sa'yo lang mamalik kailanman, hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang, hanggang may himig pa kong naririnig dito sa ating hanggang may musika kong tinataglay, kita'y iniibig. Iniwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita. Hanggang may puso akong marunong magmahal, na ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin nang may kapal. Giniwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Tapos ko ang aking pag-aaral, bising sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Sa panaginip lang ako may pagdiriwang, yaman at katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay bunga ng isang sumpa. Ang aking inay ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos iib ng hangin. Kaya kong pagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita nahahagkan tuwing na doon lang. Kundi dahil sa balka
Diyos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga sa awitin kong ito mo lang madalama mga pangarap kong walang pangalamba Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Hay, ang anak ko, basketball ang bisyo. Pag-uwi, puro pawis at dumi ang damit. Siguradong may bakteriyang nakakapit. Kaya, misis! All you need is Pride. Pride Antibacterial Detergent. May triple action formula. Ang power bula na mabisang panlaban sa bakterya. Basta panlaban sa bakterya, all you need is Pride. All you need is Pride. Pride Antibacterial Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS! What a man! No, it's simply irresistible. Girl. It's a brand new Chevrolet Trailblazer that you can win sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2017 Grand Prize. Pwede akong manalo dahil gamit ko Green Cross Soap Cool Mountain na may 12-hour protection against body odor plus cooling menthol. Ako ang mananalo because I use Green Cross Soap Papaya and Honey para sa fair glowing skin. Eh paano kung iba ang manalo? Meron pa namang 3 more variants ng Green Cross Soap na pwede sa buong pamilya. Lamang pa tayong lahat sa 24-hour germ barrier ng Green Cross that kills 99.9% of germs. At may vitamin E for nourishing protection that doesn't dry your skin. To join Radyo Milyonaryo Nationwide 2017, ipalit lang ang empty packs ng kahit anong variant ng Green Cross Soap sa mga RMN at IFM stations para sa raffle coupons. May weekly cash prizes pa kaya more chances of winning. So, pag nanalo ako ng Trailblazer, ipagdadrive kita. Asa ka pa, mas magaling akong magdrive sa'yo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng IFM, RMM at Green Cross Soap. Lamang sa paligo. Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. Apat, lima, anim, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique, ka na mag-aas pa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. 40th birthday ng champion. Pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary.
anniversary bars, 18 pesos lang. One more time! 40th birthday ng champion. Pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Bakit ba ang naging wakas ng buhay ko'y ito? Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako kamatayan ng katumbas sa sanang di ako katarong ay bakit ba ganito? Sa ibang bansa, inaapit, sinasaktan, kasama'y laging luha. Marahil nga ay di kami ang tanging pinagpala nang may lalang dito sa balat ng lupa. Ang buhay ay inialay sa bansa. Bagong bayani na ang sandata ay luha. Bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Mayroon pa ba sa mga katulad ko, mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sala ng iba'y tinubos ko.
sa isang kastilyong buhangin. Sakdal, rubok at huwag di masalin, guguho sa ihip ng hangin. Siyang kalaban niyang mortal, kapag dalampasigay na hanggan, ang kastilyo ay nabubuwal. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutiya, sa diwa at gawa, pag-aisipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsanga ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumbahan, pag-ibig na walang samantala. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutiya, sa diwa at gawa, pakaisipin natin kung pag-ibig ay I'm
Get Champion Energy ngayong paparating na tag-ulan. Bigyan ng mga bata ng Milo para mas healthy at mas energetic sila every day. May winning kids ka na, maaari mo pang ipalit ang Milo Chocomalt Powdered Milk Drink Packs and packs mo ng raffle coupons sa mga IFM at RMN stations para makasali sa pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupet na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Bukod sa weekly cash prizes, baka ikaw pa ang maging winner ng brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng IFM, RMN at Milo Chocomalt Powdered Milk Drink. Get Champion Energy every day. Guard, paano nakapasok to? Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumitman siya. Kaya, misis! All you need is Pride. Pride Power Wash. Specially made for washing machines. Kaya tama ang pula. May stain-away formula na effective magtanggal ng dumitman siya. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride. Pride Power Wash Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ngayong paparating na tag-ulan, bubuhos na ang pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Ayan na ang iniintay ko! Simula ngayong Mayo, babahan ang matitinding prizes para sa inyo. May cash prizes na linggo-linggo, pwede ka pang mag-uwi ng isang brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw! Tama! Isang brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw! Bumili lang ng Green Cross, 10 Milo Chocomalt Powdered Milk Drink, San Miguel Pale Pilsen, Gold Eagle Beer, Bagong Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Bravo Supplement, at mag-avail lang Scratch It Card sa pinakamalapit na Lotto Outlet. O magpagas sa Petron para sa tsansang manalo. Pumunta na sa pinakamalapit na IFM at RMN stations at ipalit ang proof of purchase sa raffle coupons para makasali. Makinig sa RMN at IFM para sa karagdagang detalye. RMN, Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. Apat, lima, anim, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand na nakala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique, kaya mag-aas pa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. 40th birthday ng champion. Pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars. 18 pesos lang. One more time. 40th birthday ng champion. Pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars. 18 pesos lang. Champion 40th anniversary bars. 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo.
Puti
sa pag-ibig tayo ngayong tao. Nang dahil sa pag-ibig tayo ay may puso. Minsan ang mata natin ay may luha. Minsan patawa-tawa. Nang dahil sa pag-ibig, nang dahil sa pag-ibig tao sa pag-ibig, nag-iibang nanyo. Kung mayroong pag-ibig sa bawat puso, mawawala ang galit sa mundo. Thank you.
Sabado nights na. Mag San Miguel Pale Pills na. Baka ikaw pa ang susunod na manalo ng brand new car sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Para makasali, bumili lang ng San Miguel Pale Pilsen at ipalit ang crowns ng raffle coupons sa malapit na IFM at RMN stations. May weekly cash prizes na! May brand new Chevrolet Trailblazer pa sa Grand Draw! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng IFM, RMN at San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo! Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Kahit ano pang kailangan mo, ano pa man ang issue, kalinisan sa labada mo ay sagot ko. It's easy. All you need is Pride. All you need is Pride. Pang washing machine o pang mano-mano, bangong Babcock o panlaban sa bakterya. Pride Detergent. 40 years nang pinagkakatiwalaan ng milyong-milyong naglalaba sa pagtanggal ng dumitman siya para sa bango at linis ng labada. For all your labada needs. Pride Detergent is all you need. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS. Parating na naman ang tag-ulan. Siguradong baha at traffic na naman yan. Be sure to travel with only the best when it comes to fuel and engine oil para safe at iwas hassle ngayong paparating na rainy season. Petron Fuel and Engine Oil. Gas up or purchase any engine oil worth at least 100 pesos at ipalit sa mga IFM at RMN stations ang resibo para makakuha ng raffle coupons at makasali sa pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo! Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. May cash prizes weekly at may brand new Chevrolet Trailblazer na ipamimigay sa Grand Draw. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng IFM, RMN at Petron. Petron knows you deserve only the best. Bakit mo ang winagawa ng linya? Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. Apat, lima, anim, nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique. Kaya ng leading brand ang unique na bibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asasabon sa unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Get Champion Energy ngayong paparating na tag-ulan. Bigyan ng mga bata ng Milo para mas healthy at mas energetic sila every day. May winning kids ka na, maaari mo pang ipalit ang Milo Chocomalt Powdered Milk Drink Packs and packs mo ng raffle coupons sa mga IFM at RMN stations para makasali sa pinakamalakas na ulan ng pera at pinakamalupit na bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Bukod sa weekly cash prizes, baka ikaw pa ang maging winner ng brand new Chevrolet Trailblazer sa Grand Draw. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng IFM, RMN at Milo Chocomalt Powdered Milk Drink. Get Champion Energy every day. Guard, paano nakapasok to? Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. 40th birthday ng champion. Yeah. Pero kayo ang may regalo. Yeah. Champion 40th anniversary bars 18 pesos lang. Yeah. One more time. 40th birthday ng champion. Yeah. Pero kayo ang may regalo. Yeah. Champion 40th anniversary bars 18 pesos lang. Champion 40th
Anniversary Bars. 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. BCYF. Search for hometown heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for hometown heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST, womencares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines, at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. Dito sa DZXL 558 RMN Manila, tumawag sa 882-2370 o mag-text sa 0927-771-6987. DZXL 558, nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service, DZXL 558. Mga kaibigan, sa loob po lamang ng ilang sandali ay mapapakinggan na po ninyo ang palatuntunan ng Back to Christ, Revelation Healing Crusade of Father Lahi. Ang oras, 6:00 ng gabi. Simula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon sa Kristo na aming Diyos, na siya ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landa. Amang Diyos na magkapangyarihan sa lahat, na ang langit na mga langit ay ang iyong tahanan. Ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. At sa lahat ng mga bagay na bumaba dito sa sanlibutan na walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos na si Kristo. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon ka ng mga Panginoon. May-ari ka naming buhay at ikaw ang aming ampunan at kaligtasan na maliban sa iyo'y wala ng ibang Diyos. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa buhay. Iba yung lakas at mabuting pangatawan na iyong ibinigay sa amin hanggang sa mga oras pong ito. Iligtas mo po kami, O Diyos, sa lahat ng uring kapahamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat ng masamang tao, lalo na sa mga taong nagagalit sa amin at higit sa mga taong lumapastangan at hindi kumikilala sa iyong pinakabanal na pangalan. Pagpahabain mo po sana, O Diyos, ang aming buhay. At bigyan mo po kami ng tapang at sigla sa pagpapakilala sa iyong pinakabanal na pangalan sa lahat na maginapal, na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na magkapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa at sa lahat na mga bagay na ang Panginoon Jesucristo, sapagat maliban sa iyo'y wala na ibang Diyos, pagkat ikaw ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Iligtas mo po sana, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga magulang, at paratingin mo po sila sa isang pagkakataon na makikilala kanila na ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos na magkapangyarihan sa lahat, upang kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig hanggang sa iyong paghatol sa mabuti at masasama, upang kami ay makarating sa buhay na walang hanggan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming kaligtasan at ampunan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo. Ikaw ang aming lakas at karunungan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Jesucristo.
Ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang pagalingin ang lahat na nakakakilabot na karamdaman sa buhay ng tao. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Kristo. Ikaw ang aming higit na makapangyarihan upang wasakin, tunawin at durugin ang nagwawakas na masamang kapangyarihan ng Diablo dito sa libutan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Kristo. Ikaw ang kasagutan ng aming pangangailangan at pinagpala mo ang aming mga ginagawa na nasasang-ayon sa iyong banal na kalooban. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Kristo. Ikaw ang aming kanlungan at kaligayahan. Bugtong at buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Panginoon Kristo. Ikaw ang aming Diyos sapagkat ikaw ang aming buhay. Sa pamagitan ng iyong pinakabanal na pangalan o Diyos, kami po ay umaasa at naniniwala na ikaw ay suma sa amin sa lahat ng mga sakuna o kapahamakan at kahirapan. Kami ay palaging umaasa sa iyo, kaya tulungan niyo po kami o Diyos. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ang Panginoon Jesucristo na aming Diyos, bugtong at buhay na aming tagapag-ingat. Hindi na kami mga ilangan pa ng ibang Diyos, sapagkat ikaw ang aming buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon Jesucristo na aming pinakamamahal, na walang simula at wala ding wakas. Amen. Alaala, alaala, buhay na alaala sa kamatayan ni So Cristo. Samantalang ako'y natiwalang taguan, alaala ito na hindi ko makakalimutan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Muli na naman pong nagpupugay sa himpapawid ang palatuntunang may dala ng buhay, nagpapahaba ng buhay at nangangalaga ng ating kalusugan. Ito ang palatuntunang pinamagatang Back to Christ, Revelation, Healing Crusade of Father Lucky. Isang alaala na hindi ko makakalimutan. Back to Christ, Revelation, Healing Crusade of Father Lucky. Ang natatangi, ang nag-iisa at walang katulad na palatuntunan sa himpapawid na nagtatanghal ng pinakadakilang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng mga kagalingan ng lahat ng uri ng inyong mga karamdaman, ng mga biyaya at mga pagpapala, lakas at kapangyarihan at kaligtasang ibinibigay sa lahat ng mga taong gumagamit ng banal na langis ng buhay. Ang nag-iisang nakatayong mandirigma ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, magpahanggang sa mga oras na ito, laban sa lahat ng uri ng mga karamdaman ng tao na bigay ni Satanas. Back to Christ, Revelation, Healing Crusade of Father Lucky. Kanya saan man po kayo naroroon ngayon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, halina po kayong lahat, sama-sama ninyong pakinggan
ang pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang Back to Christ Revelation Healing Crusade of Father Lucky. Ang pag-ibig niya kailanman hindi magbabago, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Alaala, alaala, buhay na alaala sa kamatayan ni Kristo. Samantalang ako'y natiwalag, kanya ako natagpuan. Alaala ito na hindi ko makakalimutan. Inibig niya ako at kailanman hindi siya magbabago, walang katulad ang kanyang pagmamahal. Siya'y walang kapantay na Panginoon ko. Sa araw-araw, paglilingkuran ko siya habang ako'y nabubuhay. Alaala, alaala, buhay na alaala sa kamatayan ni Kristo. Samantalang ako'y natiwalag, kanya ako natagpuan. Alaala ito na hindi ko makakalimutan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal po naming mga taga-subaybay, kumusta po kayo? Ngayon pong araw ng Linggo. Linggo ng gabi. Pagka ganito mga oras, yung mga misis nagluluto ng hapunan. Ano ba yung niluluto ninyo dyan? Buksan niyo yung radyo para magkarinigan tayo habang nagluluto kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yung iba naman naghahapunan na pagka ganito mga oras. Ay pero ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, ito po ang palatuntunan ng Back to Christ. Makikituloy po sa inyong mga tahanan sa araw na ito na Linggo. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ni Father Lahi, ako po ang inyong maliit na lingkod, si Elder Bear. Bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sana po'y samahan ninyo kami sa pagtatanghal ng atin pong palatuntunan sa gabing ito ng Linggo. Para mapakinggan din po ninyo na itong bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang Diyos na mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga Hari, na ipinakikilala po natin dito sa ating palatuntunan ay buhay. Para maramdaman din ninyo, hindi ba? Para mapakinggan ninyo kung paano ang mga tao ay nagpapatunay, kung paano ang mga tao ay tumitistigo sa pamamagitan ng kanilang karanasan na ibinabahagi po nila
ang kagalingan na kanilang naramdaman. Ito yung naglalagablab na kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos. Hindi na nag-aapoy, naglalagablab na kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, na ipinadadama sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Eh, kung magiging ugali po ninyo na tuwing araw ng Linggo, eh, uugaliin na ninyong makinig sa palatuntunan ito, abay mapapakinggan po talaga ninyo. Sabi ng Mateo 28:20, ako'y suma sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya hindi dapat panghinaan ng loob ang bawat isa na nakikinig ngayon. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong maging matapang. Dapat lagi tayong matibay at matatag. At lalong higit sa lahat ay matyaga sa ating pananampalataya. Pagkat alam nating lagi nating kasama ang ating tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo, na pinaka makapangyarihan sa lahat. Ang pangako niya ay hindi niya tayo iiwanan hanggang sa katapusan ng daigdig. Hindi niya tayo pababayaan hanggang sa katapusan ng mundo. Eh kanino ka pa matatakot ngayon kung naniniwala kang kasama mo ang iyong Diyos at alam mong siya ang lumalaban para sa iyo? Kanino ka pa magugulat? Kanino pa tatayo ang balahibo mo? Dapat ay walang takot at hindi mo na mararamdaman ang pagod, ang kaba ng kalooban, dahil sa lakas ng loob na ibibigay sa iyo ng banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ba palagi niyang ipinapaalala na palagi natin siyang kasama at hindi niya tayo iniiwanan? Napakaraming beses niyang binabanggit ito sa Biblia. Pagkat alam niyang ang tao ay likas na marupok. Kinantanga ni Rico Puno yan eh. Ang tao ay marupok at mahina sa mga pagsubok. Di ba? Meron mga tao na mainit lamang sa pagsamba pag walang problema. Pero pagka may problema na, sa halip na lumaban, ay sumasama kay Satanas. Kailan ba dumarating ang kalaban para tayo tuksuhin dun sa oras ng ating panghihina? Doon sa oras ng ating pananamlay, sa oras ng ating pag-aalinlangan, darating ang Diablo upang ikaw ay silain, pagkat alam niyang nanghihina ka. Eh pero kung nararamdaman ni Satanas na ikaw ay malakas, na ikaw ay matapang at handa kang magipaglaban sa kabila ng lahat, tatandaan ninyo, hindi siya lalapit sa inyo. Ang Panginoong Hesukristo mismo ay hindi nakaligtas sa panunukso ng Diablo. Pero matibay ang Panginoong Hesukristo, ipinangako ng lahat ni Satanas. Pero naging matibay ang Panginoong Hesukristo. Kaya dapat maging matibay din tayo. Paano ba tinukso ng Diablo ang Panginoong Hesukristo? Ganito ang inyong mababasa, Lucas 4:1-12. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng Diablo at hindi siya kumain sa buong panahong yon. Kaya gutom na gutom siya. Anong sabi ng demonyo? Sabi ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Eh pero sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng buong mundo. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Lahat ng kapangyarihan sa iyo lahat. Lumuhod ka lamang sa akin. At sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon lamang ang iyong sasambahin. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dyan. Pagkat nasusulat, ipinagbilin ka niya sa mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus,
Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga kaibigan at mga kapatid, gano'n ba tayo katibay ngayon? Gano'n tayo katatag? At gano'n tayo katapang? Oo, dapat kang maging matibay at dapat kang maging matatag pagkat tayo'y mga anak ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo. Sabi ng kasabihan, kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Mamanahin natin kung ano ang ipinakitang tibay ng ating Ama. Wala, wala.
Wala kang kapantay at wala naglalakbay. Umaasa kami sa awa o bigay at sa kapangyarihan Jun Bakun, Barangay May Iba, Teresa Rizal, J. Ryan Bakery, malapit lamang sa Tulay. Ang telepono 0946-170-4091. Brother Prosy at Sister Lani Malamanan, Matinggain Uno, papasok ng maiksing dahilig, Lemery Batangas. Meron silang simba tuwing araw ng Sabado. Brother Victor Rabidillo, P.E. Morales, Santa Cruz, Marinduque. O kaya naman ay kay Sister Belen na nagtitinda ng puto sa palengke ng Santa Cruz, Marinduque. Ang telepono 0907-968-1184.
Brother Danny Dahes, 380 G. Bautista Street, San Jose, Muntalban, Rizal. At meron din sa Marie Chris Store Loading Station and Xerox Machine, 134 Cabal Street, Barangay San Jose, Muntalban, Rizal. Ang telepono 476-3736. Brother Julito Tantang, Riverside Revelation, San Pedro City, Laguna. Sister Evelyn B. Semilla, Block number 6, Lot number 8, Prima Homes Subdivision, Barangay Alapan 1, Dasci, Imus, Cavite. Ang telepono 432-9313 at 0915-917-2760. Brother Eddie Pakinggan, 652 Anabu Hills, Imus, Cavite. Ang telepono 471-9810. Brother Levy at Sister Libertad Drapsing, Barangay Tinukan, Tanay, Rizal. Brother Amor Katwiran, Muzon Revelation, Melody Heights, Muzon, San Jose, Del Monte, Bulacan. O kaya naman ay sa tahanan ni Sister Norma Boneo, Base 3, Block number 2, Lot number 6, Section 21, Pabahay, Muzon, San Jose, Del Monte, Bulacan. Brother Joey Monte, number 25, Pine Street, Barangay Song 5, Rosales, Pangasinan. O kaya naman ay sa Joyce Electronics and Solar Services, katabi po lamang ng Mr. Beds Barbershop. Brother Fidel Agsalud, Asinggan Motor Parts and Oil Center, 226 Victoria Street, Poblacion East, Asinggan, Pangasinan. Sister Claudia Medrano, Barangay Nara West, San Manuel, Pangasinan. Brother Virgilio Cancino, Humaira Sari Sari Store, Barangay Nagkaisa, San Nicolas, Pangasinan, along the highway. Sister Rosalina Galban, Barangay Kalumbuyan, San Quintin, Pangasinan. Sister Linda Dunca, Abalos Street, katabi lamang ng Villarica Township, Umingan, Pangasinan. Sister Mercedes Ramirez, Revelation 2, Quirino Street, Cuyabo, Nueva Ecija. Sister Dading Agbuya, Chapter 1, MH Del Pilar Street, Bayambang, Pangasinan. Ang telepono 592-4476. Sister Loring De Vera, Barangay Kabildatan, Rosal Road, Basista, Pangasinan. Sister Rosalina Sorriano, Rizal Street, Poblacion, Urbistondo, Pangasinan. Sister Leonin Estabilia Miranda, katapat lamang ng Barangay Hall ng Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Ang telepono 0999-330-3966. Brother Alfonso Makapagal, number 79, Barangay Naparing, Dinalupihan, Bataan. Brother Bong at Sister Cora Liwanag, Kutkut 1, Tarlac City, papasok sa kanto, nakatapat ng City Walk Mall. Brother Mario Cagiwa, Barangay Pampano, Mangatarem, Pangasinan. Ang telepono 0950-613-5670. Brother Pros and Sister Karina Enriquez, Barangay Tangkalan, Mamburaw, Occidental, Mindoro. Sister Jane Palatino, Barangay Tumarbong, Rojas, Palawan. Sister Lydia Lubrin, Urdaneta Revelation, Cattle Extension, sa may magsasaging Urdaneta City, Pangasinan. Sister Feliciana Lambino, Santa Rosa Street, Paniki, Tarlac. Brother Jerry at Sister Shirley Cadasio, Zone 9, Number 97, San Jose Street, Taal, Batangas. Malapit lamang sa Barangay Hall,
ang telepono 0949-793-1454 at 0929-519-5346. Maraming salamat po. Magpapatuloy na po tayo. Huwag po ninyong kalilimutan sa Sabado, July 15. Balik Quezon City Circle po tayo. Pagkat yan ay third Saturday. Pagkatapos, July 16, Linggo. Dito po naman tayo sa Batangas National High School. Yan po sa Rizal Avenue, Batangas City. Pagkatapos, July 22 at July 23. Ito po ang dalawang araw na sakripisyo, dalawang araw na gawain sa Banal na Bundok, San Juan Baño, Aray at Pampanga. July 22 at July 23. Pagkatapos at 30, Colo Elementary School, Barangay Colo, Dinalupihan, Bataan. Yan po yung mga schedule natin. Agosto, marami pang bakante. Pero ang isang schedule natin, na sigurado na sa Agosto, August 13. Yan po tayo sa Infanta Quezon. So bukod sa riyan, wala na tayong ibang schedule sa buwan ng Agosto. Kung gusto ninyo magpa-concert, pwede nyo akong i-text o kaya pwede nyo akong tawagan. Pero sa September, ay meron na tayo. Kasi September 3, nariyan tayo sa Puerto Princesa City. Pagkatapos, September 10, nariyan po naman tayo sa Numancia Covered Court, sa Numancia Aklan. Bago po tayo dumating sa ating Foundation Day at birthday ni Father Lai, sa September 16, overnight po tayo sa Cuneta Astrodome. Maraming salamat po. Ano pong pangalan niyo? Dolores po. Taga saan po kayo? Taga Santa Maria, Bulacan. Napapaiyak ang si Sister. Sister Dolores, ano pong masabi ninyo? Ako po yung nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, makapangyarihan po kayo sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat? Dahil po sa natatanggap ko pong biyaya at natatanggap ko po sa ngayon. Natatanggap na biyaya? Anong klaseng biyaya po yan? Unang-una po, hiniling ko po sa bugtong at buhay na Diyos na wala naman po akong anak buhay. Matanda na po ako. Ilan taon na po kayo na? Ang asawa ko po'y wala rin anak buhay. 74 na po ako, 78 yan ang asawa ko. Parehas walang anak buhay. Wala po. Mga anak ko po'y mga malalayo. Hindi ko po alam kung nasaan silang nagsiwalaan nakatira na. Kaya, iniling ko na lang po sa bugtong na buhay na Diyos, ng mga Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Kayo na po ang kumilos. Dahil po mayroon po akong inaasahan na darating sa akin pera, yung pension po ng senior citizen. Ngayon, hiniling ko po yun ng madaling araw na alas 6:30. Humiling kayo na sana humiling matanggap mo yung pension? Opo. Alas 6? Sa mga senior. Ngayon, nung Biyernes po, mga senior, tinawagan po ako ng pangulo namin ng senior na pumunta raw po ako. Tapos? Natanggap ko na nga po ang palakpakan pension ko po sa senior ang bugtong at buhay, sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil siya po ang kumilos para makakuha po ako ng pera. Hindi po kayo pababayaan. At nangako po ako sa kanya na una ko pong tanggap. May kaunti lang naman po ang pension ng senior, 500 lang po buwan-buwan. At least po, meron po kayong... Yun na nga, kahit lamang kaka-200, bastang mayroon dumarating yung hiniling ko sa kanya. Ngayon, may pangako po ako sa kanya na... Ano po yun? Pag ako nakatanggap, ibibigay ko talaga po sa bugtong at buhay na Diyos para po... Ako, nangako po sa kanya. Kaya, Ender Bear, tanggapin niyo po ito. Tanggapin niyo po ang ibibigay ko. Binigyan po siya ni nanay ng 500 pesos. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos. Lahat pong hiniling ko sa kanya, natatanggap ko po sa ngayon. Opo, lalo po kayong pagpapalain. Unang-una sa lahat. Unang-una, Father Lahi. Unang-una po, Ipider Lahi. Father Lahi. Pinder Ber.
na nag-iisa ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, makapagyarihan po sa lahat. Ayoko po magsinungaling sa bugtong at buhay na Diyos na ialay ko po sa kanyang una kong tanggap na pera. Okay, ialay ninyo sa akin ito. Bibigyan ko naman kayo ng galing naman sa akin. Yun. Para. No? Sir Bear, kahit hindi po. Ha? Ang pangako ko po sa Diyos, kahit hindi ako makabili ng banal na langis, basta maialay ko po sa kanya. Ay, ang tagal ninyong inintay ito. Hindi na po. Ayaw ko po magsinungaling. Dahil siya po ang kumilos na makatanggap po ako ng pera. Iilan grabe. Lamang po nga kaming mga senior na nabigyan. Isang buwan, 500. 500 lang po. Ayaw nyo ng exchange gift na eh. Totoo po. Yan po ay talagang iaalay ko sa kanya. Ayaw ko pong mangako na hindi ko to pa rin. Sige po. Ako po ay nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahe, sumunod kay Derber. At higit sa lahat, sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, makapangyarihan po kayo sa lahat. Maraming salamat. Happy Sabbath. Sa aming buhay, maraming walang kabuluhan at sayang lamang ang lahat. Walang sapat na kayamanan na maari bayan sa aking buhay. Walang kabuluhan ang lahat sa salibutan. O Kristong Diyos ng mga Diyos, ikaw ang aming Panginoon. Sa lahat ng tako, pagligtas.
si Kristo Diyos ng mga Diyos, itinakuwi ng tao. Ang mga tinik, siyang korona ng kaniyang ulo. Iniis niya ito dahil sa pag-ibig niya sa mundo. Ito ang tatanggap sa kaniya ay may buhay na wala. Sister Donna Lawang, Santa Pelomene Street, Aguilar, Pangasinan. At meron ding mabibili kay Nanay Sising Bautista, Barangay Tukok, San Pabian, Pangasinan. Katapat lamang ng Barangay Hall, 0915-744-9643 ang kanyang telepono. Ate Meli Simbahan, Barangay Ambulong, Tanawan City, sa lalawigan ng Batangas. Brother Rino Ko, Speedy Studio, SSS Compound, Alabang Branch, Muntiliano Street, Alabang, Muntinlupa City, at sa bahay ni Brother Rino Ko, 501 Pip Road, LNB 2 Compound, Ilaya, Alabang, Muntinlupa City, at meron silang simba tuwing ika-apat na Sabado. Kagawad Joseph, 1133 Padre Alge Street, Divisoria, malapit lamang sa Tutuban Center. Kagawad Boy Kalinisan, 098 Panapaan 2, Bacoor City, sa lalawigan ng Cavite. Sister Mirna at Kulen Rodriguez, Block 31, Ampalaya Street, Barangay Tumana, Marikina City. Ang telepono, 0909-269-7572 at 0935-612-0434. Sister Venus at Sister Inday, Back to Christ Office, 3rd Floor, Padilla Building, Del Pilar Street, Corner, Sarenas Street, Barangay Sangitan East, Cabanatuan City. Sister Elisa Bona, Barangay Nabuan, Villa Hacienda, San Francisco, Quezon. Brother Minandro Cerdeña at Rosita Cerdeña, Sitio Dape, Mauban, Quezon. Sister Vita Maravillas, 440 J.P. Rizal Street, Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang telepono, 0933-124-8168.
Brother Thames P. Vidal, Barangay 2, Poblacion, Calamba City, Laguna, tabi lamang ng bilihan ng gasol. Sister Cherry Quintana Brandis, Cherry's Garden, East Meridian, Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Ang telepono 0915-340-7472. Brother Jesus Samsona, Sitio Malumpati, Barangay Guia, Pandan Antique. Brother Wison Villareses at Ana Villareses, matatagpuan sa Barangay Katiklang, Malay Aklang. Malapit lamang sa Public Market, Sister Rosalinda Dugang, Sitio Tabay, Patria, Pandan Antique. Sister Nerlin Tanyuan, Atason Revelation Center, Barangay na Isod, Ibahay Aklang. Brother Sito B. Sorosa, Bacto Christ Revelation Center, Purok 7, Sitio Sabay, Pragante, Pandan Antique. Brother Georgie Naral, sa loob ng palengke ng Kalibo Aklang, katabi lamang ng Ukay-Ukay. Brother Cirilo Santillan Helangkanaw, Nauring Revelation, Barangay Nauring, Pandan Antique. Sister Gloria K. Ocampo, Puro 4, Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Brother Honorio Asuncion, Castillejos, Zambales. Brother Bien and Bioli Zuniga, Ashley Eatery, Paigal Street, Saranay District, Gimba, Nueva Ecija. At tuwing araw ng Sabado, walang palya ang kanilang simba. Sa Barangay San Roque, tapat lamang ng Daycare Center ng Lote Santo Cristo, Gimba, Nueva Ecija. Aurora Revelation, Purok 3, Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora. Hanapin lamang si Brother Darwin Lumasak, ang coordinator. At meron pa rin mabibili kay Sister Norma Latsika na matatagpuan sa Barangay Laboy, Dipakulaw, Aurora. Meron silang simba tuwing araw ng Sabado. Ang kanilang telepono 0910-685-0370. Sister Margarita Mangawang, Kaanawan Revelation Center, Barangay Kaanawan, San Jose City, Nueva Ecija. Brother Jose Milagrosa at Sister Marta Fernandez, magpapayong, matatagpuan sa Barangay Karagsakan, Dinggalan, Aurora. Sister Rosa at Rosalina Dimasakat, Barangay Udalo Revelation, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Brother Johnny Silva Maginoo, 125 P. Alcantara Street, San Pablo City, Laguna. Malapit lamang sa PNR Station. Ang telepono 0933-991-1536 at 0928-404-0556. Brother Charlie Cloud, Purok 5, Barangay Alimanguan, San Vicente, Palawan. May mga sulat po tayo, sabi po rito, Elder Bear and Father Lahi. Ako po'y isang masugid ninyong taga-subaybay sa inyong programa. Sumulat po ko sa inyong programa dahil nais ko pong ibahagi ang aking pagpapatotoo sa nangyari sa aking apo. Siya po'y 2 beses nang nanganak na panay cesarean, pagkat siya po'y hirap manganak ng normal. Sa hindi po inaasahan, muli na naman siya nagbuntis ng pangatlo. At sa pagbubuntis niyang ito, ay hiniling ko na gabi-gabi sa wishing time, tuwing madaling araw, na sana naman ay ang susunod na pag-anak ng aking apo ay manganak siya ng normal dahil wala silang pera. Halos wala silang gagastusin. Kung masasesarya na naman, pinagamit ko po siya ng banal na langis ng buhay. Nung una ay ayaw po niyang maniwala, pero mandang uli, pinapahid niya yung banal na langis, iniinom niya.
Sa awa po ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, nanganak po ng normal ang aking apo sa kanyang pangatlong anak. At malusog ang bata nung iluwal. Hindi na po siya sinumpong ng kanyang sakit. Kung kaya't ako'y naniniwala talaga sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Salamat po. At sumunat, Catalina Palmones, Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon Province. Maraming maraming salamat po. Isa pa rin pong sulat. Galing naman sa Barangay Panikihan, Gumaca, Quezon. Elder Bear, pasensya na po kayo sa aking regalo. 100 suman. Oh? 100 suman? Grabe. Kaya pala ang dami ng suman. Hanggang ngayon, suman pa nga na kayo. At 1 bilaong po to. Kalaki po nito ang 300 piso handog sa ating program. Ang sumulat, Raishela Nunez ng Barangay Panikihan, Gumaca, Quezon. Maraming salamat sa Family Nunez. Galing po naman ito sa Sitio Salvacion, Buen Suceso, Gumaca, Quezon. Elder Bear and Father Lahi, good morning po. Ang revelation po ng Gumaca, Quezon ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil po nung nag-concert kayong muli dito, dahil po muli kayong nag-concert dito sa Gumaca, masaya po kami, Elder Bear. Ang bawat isa po dito sa aming revelation ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa lahat ng biyaya at pagpapala at sa kagalingan ng aming karamdaman. Dahil po sa paggamit namin ng banal na langis at lahat ng produkto ng Back to Christ. Elder Bear, tanggapin mo ang aming handog. 2,200. Galing po sa Sitio Salvacion, Barangay Buen Suceso, Gumaca, Quezon. Wala pong palya ang aming simba kung araw ng Sabat sa pangunguna ng aming butihing coordinator, Brother Lorenzo Porbes. Salamat unang-una kay Father Lahi, pangalawa si Elder Bear, lalong higit sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako pa rin po, Sister Elby Hernandez, Barangay Kamuhagin, Gumaca, Quezon. Maraming salamat po. Isa pa rin pong sulat, Father Lahi and Elder Bear, ako po yung nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat dahil nakapunta kami ng concert dito sa Rojas, Oriental Mindoro. Rojas pa pala ito. Salamat po kay Sister Rose at sa lahat ng Back to Christ ng Calapan. Brother BC ng Sitio Abatuhan, Occidental Mindoro. Maraming maraming salamat po. Ang isa sa malimit na ipinipintas at malimit na ipinupula sa Back to Christ. At ito'y sinasabi-sabi nila kay Elder Bear pagka nakakaroon ng pagkakataong nakakausap-usap kami. Ang Back to Christ daw ay pinagtatawanan ng ibang relihiyon dahil ang tagal na raw natin ay tayo raw ay kakaunti-kaunti. Meron ibang mga miyembro na napipikon pagka sinasabihan na nakakaunti. Huwag kayo mapikon, sabi ko. Pagkat banal na kasulatan na nagsabi. Sabi ng Isaiah 24:1-6, kakaunti lamang matitira. Pakinggan nyo, babasahin ko. Tingnan ninyo, ang daigdig ay sasalantain ng Panginoon at kanyang wawasakin. Sisirain niya ang mukha nito at pangangalatin ang mga nakatira dito. Pareho ang sasapitin ng saserdote at ng karaniwang mamamayan, ng mga Panginoon at ng mga alipin, ng mga among babae at mga utusang babae, ng mga nagbibili at mga bumibili, ng nangihiram at nagpapahiram, ng mga nangungutang at nagpapautang. Ang daigdig ay lubusang sisirain at sasamsaman ng lahat ng bagay. Ang Panginoon ang nagsabi ng lahat ng mga salitang ito. Ang daigdig ay matutuyo at malalanta. Ang mundo ay malulupaypay at malalanta. Ang mga kinikilala sa daigdig ay manghihina at ibabagsak. Ang daigdig ay pinarumi ng kanyang mga mamamayan. Sinuway nila mga utos, nilabag ang mga tuntunin at sinira ang walang hanggang tipan. Dahil dito ay isang sumpa ang tutupok sa daigdig pagkat dapat pagdusahan ng tao ang kanilang kasalanan. Kaya nasunog
ang mga naninirahan sa daigdig at kakaunti lamang ang natira. Biro ninyo yan? Kakaunti lang ang natira. At ito ay hula ng Biblia. At ang hula ng Biblia ay totoo. At hindi po ito nagkakabula. At lahat ng ito ang siyang mangyayari. Pagkat ito ang sabi ng banal na kasulatan. Siyang mangyayari pagdating ng panahon. Gugunawin ang daigdig. Susunugin ang daigdig. Kaunti lamang ang matitira. Matagal pa yan, pero hinulaan na ito sa maagang panahon para bigyan ng babala ang mga tao. Ganito ang mangyayari sa inyo pag hindi ninyo kinilala ang tunay na Diyos. Pag-usapan po natin, ano ba ang paglabag at mga kasalanan ng tao na tinutukoy sa talatang ito? Bakit ang daigdig daw ay sinailalim sa isang sumpa? Bakit daw tutupukin ang daigdig? Bakit daw pagdudusahan ng tao ang kanilang pagkakasala? At ano ba ang napakalaking kasalanang ginawa ng tao? Bakit tayo parurusahan ang napakalaking kasalanan na tinutukoy ng Biblia ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sabi ng Exodo 20, talatang 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Eh, ano bang ginawa ng mga tao? Sabi ng Biblia, huwag gagawa ng ibang Diyos maliban sa kanya. Eh, ang ginawa, gumawa ng kanya-kanyang Diyos. Kanya-kanya laki, kanya-kanya liit. May bato, may kahoy, may plastic. May tanso, may ginto, lahat-lahat. At hindi lamang gumawa, linuhuran pa. Binaglilingkuran pa at sinasamba. Ay kaya galit na galit ang Diyos. Sabi niya sa Exodo 20, talatang 5, ganito sabi, huwag kayong yoyokod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan. Pagkat akong Diyos ninyo ay mapanibughuin, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-apat na saling lahi. Biro po ninyo yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya pala ganito nangyayari sa ating bayan ngayon. Oh, dati-dati si Pacquiao ay paglalabay tulog na tulog eh, pareko, pagsusuntok eh. bakit ga ngayon ito eh, hindi man nalo-nalo? Umpisa yata na mga kasama yung mga pastor. Ay, pambirang ako eh. Hindi. O baka naman talagang matanda na, baka naman talagang dapat na magretiro. Baka naman talagang may edad na si Pacquiao. Hindi ma, sa Mindanao, patayan ang patayan. Hanggang ngayon, palagi sinasabi ng gobyerno, 3 araw na lamang. Countdown na countdown yung gobyerno. 3 araw na lamang. 1 linggo na lamang. Bago mag-zona, ay tapos na yan. Ay, padami naman ng padami ang kalaban. Putukan ng putukan. Yung mga tao may trauma na. Oh, yung maraming tao doon, nabuburyong na. Patayan ang patayan eh. Eh, ano masabi ng Biblia? Hanggat hindi nyo kinikilala ang tunay na Diyos. Eh, anong nangyayari doon? Ala. Giba na nga lang, durog na gamarawi, ala pa ng ala. Oh. Bakit ba nangyayari yan? Sabi ng gobyerno, pinupundahan daw ng mga drug lords. O yun, mahirap eh. Oh. Maganda sana yung kampanya ng gobyerno eh. Mauubos yung mga adik eh. Ay, pero pag pinapatay naman yung mga adik, nagagalit naman yung mga pare. Bakit ang mga pare galit na mapapatay yung mga adik? Aywan ko kung ano nangyayari dito sa mga taong ito. Eh, alam po ninyo yung siyabo. Yan ang dahilan ng mga kaguluhan eh. Noong isang araw, may minasakir doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Isang pamilya, patay lahat dahil sa siyabo. Eh bakit ba ang tao eh,
nakakagawa ng ganyang kalaking krimen pagka nakasyebo. Kasi tama yung sinabi ni Presidente Duterte, pinaliliit ng Cebu ang utak. Pinakikipot, pinaliliit ng Cebu ang utak ng tao. Eh kaya yan ang inaabot ng kanilang utak. Nababaliw sila. Bahagi yan ng parusa ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos para makaalaala ang tao. Eh no, isang araw, nakakita nga ng napakaliwanag na ilaw daw. Lumilipad daw diyan sa pinakita sa TV. O mayroon napakaliwanag na ilaw na lumilipad sa itaas. Ay nagtataka ang marami, kanya-kanyang kahulugan. Sabi ko, baka ipinapaala-ala lamang ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ito ako. Maalaala sana ninyo ako. Eh hindi. Ang naalaala yung mga Diyos-Diyosan. Eh kaya sari-sari nangyayari. Pagsala sa mga patayan, lindol, bagyo, mga tsunami. Ano sabi ng Bible? Sasalantain ang daigdig at kakaunti lamang ang matitira. Kakaunti lamang ang matitira. Ibig sabihin, itong mga nangyayaring ito ay bahagi ng parusa ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos pagkat ayaw niyo siyang kilalanin. Sabi ng Biblia, hanggat hindi kayo nagbabalik loob sa akin. Sabalit ang pinakamahalaga, ang pinakaimportante ngayon sa usapang ito ay hindi ka nakasali, hindi ka nakasama sa parurusahan. Bakit? Dahil nakita mo na ang katotohanan, nagbalik ka na sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Nagbalik loob ka na sa Panginoong Jesucristo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka kasama. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo kasama sa parurusahan. Pagkat nagising na tayo sa katotohanan, namulat na tayo at nakakilala sa katotohanan. At ano ang katotohanan? Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tama! At kakaunti nga lamang tayo. Pero tatandaan po ninyo ang hulang ito ng Biblia na binasa natin kanina. Kaya nasunog ang mga naninirahan sa daigdig at kakaunti lamang ang natira. Kakaunti daw lamang, sabi ng Biblia. Kaya kung naniniwala ka na ikaw ay nasa katotohanan, kung naniniwala ka na ikaw ay nasa tunay na Diyos na iyong sinasamba, huwag ka na maghanap ng maraming kasama. Bakit hindi na yan mangyayari? Pagkat sa wakas ng panahon, maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan, kakaunti lamang ang matitira. Ito ang dahilan kung bakit ang Back to Christ ay kakaunti. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamagapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Hesukristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nanupat ang langit ng mga langit siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasagdal na Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala rin katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan nagkatawang tao, sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpakamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Hesukristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig at nang dahil sa iyo ang kamatayan ay wala nang bisa. Sabagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon ngayon at magpakailanman, sabagat ikaw ang buhay na walang hangganan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri
ng mga sakuna o kapamakan at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapas tangan at naglanais ng aming buhay dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan na ikaw ang aming pinakamakapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat. Katakataka, kangahanga, kamanghamangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kagilagilabot na kapangyarihan. Upang wakasan, tunawin, durugin at puksain ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagkat ikaw lamang, Hesukristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Hesukristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Hesukristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Giginhawa ka lang sa kahirapan mo kapag manalig ka kay Jesucristo. Jesucristo ang walang kapantay na Diyos ng mga Diyos. Ngunit pag ayaw mo sumunod sa kagustuhan niya, magsisisi maraming salamat po sa lahat na nakinig. Thank you. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Father Lahi, ako po naman ang inyong maliit na lingkod, si Elder Bear. Maraming salamat po. Babalik ako bukas, alas 2:30 ng madaling araw. Dating oras, dating himpilan. Maraming salamat, magandang gabi po, at mabuhay tayong lahat.
kasama kita sa trono ni Jesus. Ang balitang ito ay maagap na inihatid sa inyo agad-agad ng Scratch It from PCSO. Sa Scratch It, pera-pera agad-agad. Ikaw ba'y nalolongkot? You must scratch it. Burado ang pagkabigo. Saya ng Scratch It. Nangangati ng ngiti. Labyo mag-scratch it. Matatawa, matutuwa. Saya mag-scratch it. Kis-kisin. O kas-kasin. Para mag-scratch it. Mag-scratch it na! Ito po si Jose. At si Wally. Burayan ang inip at tinis. Mag-scratch it. Pwede kang manalo ng pera-pera. Agad-agad. Mag-scratch it. Scratch it na. Scratch it. Sa bawat scratch, maaari kang manalo ng hanggang 1,000,000. Scratch it. Pera-pera. Agad-agad. Be in the ascendant. Influence behavior. Shape our culture. Drive the future. Ascendant. The 2017 Media Congress. September 69, Baguio City. Discover the rising power of media. Learn how to harness it for the greater good. Be inspired by local and global thought leaders as they offer fresh perspectives. Ascendant. Register now at msap.ph. Nay, pabugso-bugso ang ulan. Kailangan matibay ang resistensya ng mga bata. Kailangan di sila micronutrient deficient. Bigyan sila ng masustansyang pagkain araw-araw kasama ng bagong Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. May 100% vitamin C at high level of zinc. At ngayon, with halos 3 times more available iron, tulong laban sa micronutrient deficiency. Mas may chance pang magka-brand new car! Ipalit ang packs ng Bear Brand sa mga IFM at RMN stations para makakuha ng raffle coupons at makasali sa pinakamalakas na paulan ng pera at pinakamatinding bagyo ng papremyo. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. May cash prizes weekly at may brand new Chevrolet Trailblazer na ipamimigay sa Grand Draw. Radyo Milyonaryo Nationwide 2017. Hatid ng IFM, RMN at bagong Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Tibay araw-araw. Micronutrient deficiency pertains to lack of iron, zinc, and vitamin C. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Promo runs from May 22 to August 11, 2017. Per DOH FDA CFRR permit number 0600 series of 2017. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang nakala, Unique Toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique, kaya Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Go on an ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasay niyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problema ang patuloy
na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin paliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdez kasama ang iba pa natin mga katipon dito mula sa Save the Nation Movement. Narito po si andito marami, nandun naman tayo dito. Andito sila Harry, sila Del, sila Herbert, si Ben, si Benny, andito din si Kathy at si Ver. Ang wala dito po, siguro si Engineer Lemmy, hindi ko alam, baka meron na naman na nagpabunot daw ng ipin. Oh. Okay, sana gumaling agad yung nabunot at sana tumubo ulit. Kami po dito lahat ay nag-aanyaya sa inyo na magbahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Diyos maray na banggi sa indong gabos na makabanwa. Magandang gabi po sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng palatuntunan ni Sir Butch. Siyempre ang ating katipunan dito pa rin po sa RMNDZXL. At siyempre sabayan niyo po kaming napapanood no, sa pamagitan po ng Facebook Live. Hanapin niyo lamang po RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At makikita nyo po kami, makikita nyo po ang mga nagagandahang lalaki dito sa loob po ng studio ng RMN. Yan. At syempre, magandang gabi po kay Archbishop Oscar Cruz at gayon din sa lahat ng mga nangangalaga ng Bataan Nuclear Power Plant. Lalo na si Engineer Mauro Marcelo, si Ma'am Corazon Baluyot, si Reynaldo Punzalan, and of course, di ko pwedeng kalimutan si Roy Pahe ng NAPCOR. And syempre si Engineer Lemmy Rojas, no? Pagaling ka, Sir Lemmy, no? And of course, ang ating mga kaibigan na sina Jen McClang, Chris Laresma at Esther Nadado ng Sikap Buhay o mas kilala siya ngayon bilang Small Business Development and Promotion ng Quezon City Hall. And of course, happy listening din kay Chat Ocampo sa Los Baños, Laguna sa pamagitan pa rin ng Facebook, no? Napapanood niya tayo. And kay Melda Villanueva ng Barangay Payatas. Kay Emmy Panoong, maraming salamat sa pag-assist niyo po sa akin at syempre kay Ma'am Carmen De La Cruz diyan pa rin sa Office of Senior Citizen sa Quezon City Hall. At kay Miss Ying Bonilla, sa aking kumare, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng iyong mga tauhan. And of course, sa lahat ng mga magsasaka sa buong Pilipinas from Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalo na ang grupo ng National Confederation of Irrigators Association. At hindi ko pwede kalimutan, no? Kasabay ng mga magsasaka natin ay ang mga maituturing kong nation builders din, ang Women Engineers Network, ang mga inhinyero natin. And of course, sa lahat ng ating mga suki, no, na Uber driver, ingat po sa biyahe. At syempre, yung mga taxi drivers na rin na naging kaibigan natin at nakikinig ng palatuntunan ni Sir Butch. At sa lahat ng mga kabataan natin, sa lahat ng ating mga kasundaluhan, retired man kayo o aktibo na nagsiservisyo, nandyan man kayo sa Marawi o kung ano man ang inyong ginagawa, samahan niyo po kami, makinig po kayo sa pamagitan po ng mga radyo, no, at saka dito sa Facebook Live. At sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ng Save the Nation Movement. Babati pa kayo. Bati pa. Benny, bati. Po sa lahat, sa kay Engineer Rojas, pagaling na po kayo. At sa mga construction worker na pabor sa revival ng Bataan Nuclear Power Plant, mabuhay po tayong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig dito sa programa ni Butch. Sana may matutunan na naman kayo dito sa programang ito. Muli, babatiin ko yung ating mga mandirigma sa lahat ng sulok ng Pilipinas.
mga Marines, mga Army Rangers and other Army personnel sa iba't ibang battalions, including mga PNP at other uniform services na Air Force, Navy, nakakalat sa buong Pilipinas upang tayo ay protektahan upang sa loob ng 24 oras tayo ay laging mapayapa at tahimik at nawa sa tulong ng Diyos maipagtaguyod ang mga ninanais at adikain ng ating Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas. Salamat po at magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat. I am greeting all reservists of the Citizen National Guard, especially those from the Army, the Navy, Marine Corps, and the Air Force. I'd like to greet Brigadier General Virgilio Garcia, AFP, Reserve, Brigadier General Quirino Calonso, AFP, Reserve, and others from the Marine Corps, Colonel Ronaldo Asuncion, Philippine Navy Marines, and Colonel Robert Feliciano, Philippine Navy Marines. Good evening. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ito pong katipon nyo si Virgie Bido mula po sa Save Donation. At binabati natin kabuch ang lahat ng nagpahiwatig ng kanilang pagsali sa ating organisasyon, ang Save Donation at maging ang Citizen National Guard. At dadyang kabuch, binabati natin sina Colonel Sairon Salim, Philippine Constabulary Retired, si Mr. Al Ray Galang, at maging sina Mr. Rodel Akip, President ng Rodel Akip Development Academy of Bongao Tawi-Tawi. Ayan, nag-serve po siya sa Philippine Marine Corps MBLT 2. Ayan po, under kay Colonel Adelonda. Ayan. And sina Mr. Vicente and Perlita Valoroso ng El Nido, Palawan. Public school teachers po yung kabuch. Si Mr. Si Probationary Second Lieutenant Felimon Villorta Dayanan, Philippine Army Reserve, Army Reserve Command of Calatrava, Negros Oriental. At maging si Pastor Reynaldo Abing Kamingawan, kabuch. Ayan, at sa lahat po ng mga katipo natin na nag-text, ayan, magandang gabi po at sama-sama po tayong matuto. Okay, ang ating pong katipo ng text para doon sa mga gustong magpadala ng mga questions, comments, and reactions. Dito po, ang katipo ng text po natin ay 0917-964-8818. Ulitin ko po, 0917-964-8818. And our hotlines, kung gusto niyo pong sumali sa ating talakayan, 882-2374, 882-2376, at 882-2378. Pwede niyo po kaming antabayanan sa Facebook. We're live on Facebook right now. RMN News, The Sound of the Nation. Also, I'd like to remind you, don't forget to check into our website, larouchepac.com. LAROUCHEPAC.com. And our email address, larouchephilippines@gmail.com. At this point, we're going to ask Major Harry Gonzalez to read to us ito pong pledge ng Citizens National Guard. Thank you, Butch. Allow me to read again the pledge to defend country, people, and support the president. But before I do that, allow me to just mention, I forgot to mention the name of Chief Superintendent Tomas G. Rentoy III,
former chairman of the PNP AAAI, and also Brigadier General Benjamin A.I. Espiritu, Philippine Navy Marines Reserve. Mm-hmm. Okay. Whereas we are a people born free with a sovereign country to plot our destiny as a nation, having won our independence with the lives and blood of our forefathers. Whereas we have undergone the pain to fight for our independence many times before to seek our place as free citizens in the world. Whereas we have realized that to be free, independent, and sovereign, we as a people must learn to stand up for our rights and, if need be, to fight and be prepared to even sacrifice our lives to uphold what is truly ours and for our children and the future generations yet to come. Whereas we as Filipinos and free citizens know that our existence must be in harmony as equals with our co-citizens of the world, but more especially that we must and never will be subservient to any country anymore. Whereas, in order to be free and independent, we must acquire the means to coexist with any country or people of our choice to be in harmony with. Whereas, in order to fulfill the dreams and aspirations of our country and our people, we have chosen for ourselves to elect a leader of our country and people, one in the person of President Rodrigo Roa Duterte. Whereas the final birth, growth, and maturity of a nation of Filipinos will require the inculcation of patriotism, love of country and people, the creation of a Philippine ideology, leading to the establishment of a culture where a united Filipino people encompassing all regions and religions will contribute to the fulfillment of a dream long envisioned and desired by our forefathers. Wherefore, we come now to rise, a nation comprised of citizen soldiers, once and forever, regardless of sex, age, and calling, committed to be loyal Filipinos who will support, follow, and defend the country, the people, our president, and the future generations of Filipinos yet to be born. We, who have sworn to defend our country as fighting men, once and forevermore, pledge to continue to support and follow the lead of our President Rodrigo Roa Duterte, and will gladly offer to our last breaths our lives for our country and people. So help us God. We pledge further that we will face all threats against our country, people, and our President Duterte, whether internal or external, in order that our republic will forever remain free and sovereign and will not allow our patrimony to be subservient to any power or country, with or without any intent to control or dominate us. These threats, whom we pledge to denounce, destroy, and eradicate forever, presently defined as the illegal drug and gambling syndicates and cartels, the local treacherous traitors who are out to destabilize our country by conniving with the black states of any foreign intelligence agencies and their allies, any and all terror groups purporting to belong to any religious sect or affiliation, being utilized by external and internal enemies of the state for regime change, the oligarchical culture of greed, which have contributed in the rise of extreme poverty, and their close allies in the banking system, subservient to the machinations and manipulations of the Kazarian bankers, which have imposed a tight leash on our foreign exchange to include the unrestrained flow of unlaundered money. And last but not the least, those who have exchanged their loyalty for money by way of graft and corrupt practices, whether in the civilian or uniformed services, the graft-ridden justice system, which has mitigated and prevented the provisions of justice to the people. The legislature, whose many members have taken advantage of their positions by growing into dynasties, who steal from the coffers of government and rob the taxes paid by the people. And finally, we especially mention, criticize, and denounce former presidents and leaders
who have failed the Filipino people for having cheated and committed fraud in their respective elections and absconded the resources of the country. Last but not the least, we denounce totally and absolutely and call for the abrogation of the Visiting Forces Agreement, or the VFA, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or the EDCA, and the EPIRA Law, or the Electric Power Industry Reform Act, which have lowered our honor, our standards of living, and prestige as a people and as a republic. We, now soldiers of the republic, retired, active, and reserved, do solemnly pledge, once and for always, to affix our names and to commit our honor and dedicated our lives for our country, our people, and President Rodrigo Roa Duterte. We do so now declare our pledge of fealty herewith with our signatures. We now call on all soldiers of the Republic from the Army, the Navy, the Air Force, the Marine Corps, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, the Bureau of Jail Management and Penology, the Bureau of Fire Protection, all reservists and all who are members of the militia, formal or informal, from all corners of the country, regardless of age, sex, and creed, to close ranks and rally behind the flag of our country and our duly elected leader and president, Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte! Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. May kabuuang 5,000 pamilyang apektado ng patuloy na kaguluhan sa Marawi City ang napagkalooban ng ilang pangunahing pangangailangan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kamakailan. Mismong si PAGCOR Chairman and CEO Andrea Domingo ang nanguna sa relief operations para sa libu-libong evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa gymnasiums ng Barangay Maria Cristina at Santa Elena. Halos 4 milyong piso ang inilaan ng ahensya upang makapagpamahagi sa mga evacuees ng mga relief packs na naglalaman ng iba't ibang pagkain, toiletries at malong. Ayon kay Domingo, hindi siya nag-atubiling bumiyahe sa Mindanao para magbigay tulong sa mga residente ng Marawi na napilitang lumikas makaraang salakayin ng mga miyembro ng Maote Terrorist Group ang ilang lugar doon noong 23 ng Mayo. Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Dito po yung katipunan sa Butch Valdez. At kakatapos lang po basahin ni Major Harry Gonzalez ito pong pledge ng Citizens National Guard. Okay, dito po sa mga nakaraan na linggo, inaanunsyo na po natin na sa July 22, magkakaroon sana tayo ng rally. Ito mga hinihiling ng mga tiga Save the Nation at marami pang ibang sumapi dito sa Citizens National Guard na organization na sasama at siyempre dinudumog na tayo ng mga pledges na sasama sila dito sa rally. But in this regard, I have to give an important announcement. The administration of Luneta Park has just informed us
that our request for permit to hold a rally at the Luneta Grandstand is denied by virtue of the fact that they are on red alert status. It seems that such gatherings, especially those in support of government's war against terrorist elements, drug syndicates, and other enemies of the state, may become targets to induce chaos and political instability. It is for this reason that the Citizen National Guard and the Save the Nation movements are constrained to postpone the projected rally to some future acceptable date. Nevertheless, the Coalition of Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police retirees and reserve officers, together with all patriotic citizens of the Philippines, continue to make our call to close ranks and defend the integrity of our sovereign republic, stand behind one Philippine flag, and support the Commander-in-Chief, President Rodrigo R. Duterte. Mabuhay ang patriotikong Pilipino. Mabuhay ang Citizens National Guard that saved the nation. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Okay, yan po ang bagong balita sa atin. At medyo pwede nating konting talakayin. At anong pong binigyan kami ng notice na hindi po nila mabibigyan ng permit ang ating itinatakdang gathering at rally dahil po may red alert. No? At sa discussion po, ang sinasabi nila, mahirap daw pong i-secure ang mga ganitong klaseng gatherings, lalong-lalo na maka malagyan tayo ng mga kung ano-anong mga bomba dyan o ganito man, no? At hindi sila makapayag na magbigay ng permit sa atin. Maski na napakalungkot po namin at nakipag-argue naman tayo na magko-coordinate sa pulisya at sa mga iba pang mga kinaukulan na sisiguraduhin natin yung security ng mga pupunta doon. Alam po natin na pagdating sa Luneta, no, ay hindi talagang madaling i-secure yung lugar na yan, lalong-lalo na kung may mga tangkang may masamang tangkang guluhin ang ating hindi lang yung rally pero yung guluhin at papapahiyain, no, ang ating pamahalaan, no, na magkakaroon ng kaguluhan na hindi kakayanin ni President Duterte. So siyempre we have to cooperate with this advice given to us, no, and but that does not, of course, hindi po nababawasan ang militancy at ang determination ng ating mga kasamahan at mga nagli-lead ng Citizens National Guard na palawakin itong kasamahan na ito, no, at sa loob we must internalize, no, this sense of patriotism, no, that is now pervading and starting to permeate the whole society, para pong gumagapang na na espiritu na nagkakaroon ng patriotism ang ating mga mamamayan. Hindi po natin nakikita ito noon, no?
Pero ngayon, nakikita mo, pag sinabi natin, ipagtanggol natin ang ating republika, ang ating bansa, ang ating bayan, no? Na ano sila eh, na yung mga nakakausap po natin, no? Medyo kuminsan nakikinikilabutan dahil sinasabi nila mayroon pa palang ganitong ano, ganitong mga grupo na nagmamahal sa bayan. Sama na ako dito. Yung pong mga ibang na anunsyo natin, yung mga tiga ano, El Nido sa Palawan, no? Kung kunsan yung iba tiga Sulu, yung mga marami pa po yan eh, no? Kung saan saan nila nababalitaan sa pamamagitan ng mga iba-ibang interviews ng ating mga kasamahan sa television, sa radyo, at ito pa mga pamphlets na dinidistribute, no? Umaabot po ngayon sa kasuluk-sulukan ng bansang Pilipinas. At pag binasa nila, they get inspired, no? Agad-agad tinatawagan po itong mga kasamahan natin dito, no? At pinapalagay ang kanilang pangalan at sinasabi, huwag niyo po kaming kalilimutan, kasama po kami dyan. Ako, tsaka yung asawa ko, kasama po kami dyan, ganyan. At kuminsan po, talagang sa kanilang pagpapahayag, no? Naiiyak. Naiiyak sila sa siguro sa tuwa, no? Pero nagkakaroon po sila ng ano, ng new hope, no? Na binubuhay yung kanilang patriotism, no? At nararamdaman nila ang kinakailangan nating pagkakaisa dito sa para sa ating bayan. So for the first time, hindi ko po binibida masyado kung saan nanggagaling ito. Nanggagaling ito po, siyempre, kung meron kang leader na napakatapang, no? At kung sino man nakahanda siyang makipaglaban, no? Para ipagtanggol ang ating soberenya ng ating bayan, ang republika, para ipagtanggol ang kapakanan ng nakakarami at ng mga mamamayang Pilipino, hindi po pwede pong hindi ka susunod, no? Kasi ang pagtatanggol po ng Republika ng Pilipinas, hindi po trabaho lang ng mga kasundaluhan. Trabaho po natin lahat nito, tayong mga mamamayang Pilipino. Kung ang tawag natin sa sarili natin, citizens of the Republic of the Philippines, no? Pag sinabi mong you are a citizen of the Republic of the Philippines, that means you're ready to fight for your country. Sir Boots, ipaalala ko lamang sa ating mga nakikinig, no? Baka kasi mayroong makatuyain tayo, baka sabihin na meron lang sinasabing threat, baka napakababaw na dahilan na hindi itutuloy. Ang sa amin namang tinitingnan po dyan, mga kababayan natin, no? Na nagnanais na sa alam ko maraming gustong pumunta nga rin sa Luneta, siyempre, ayaw natin na para bang walang wisdom, no? Walang wisdom kung hindi natin bigyang pansin yung denial na yon ng Luneta Parks Development Committee. Kasi sila yung sila naman may pananagutan at ayaw naman natin na masabi ng mga nagpapatakbo diyan sa committee na yan na magiging illegal yung ating assembly, yung ating rally. Kasi nga ang ating hangad dito, ligtas ang ating mga kasamahan, no? Kasi dito nga sabi ko nung minsan nanawagan ako sa isang programa sa TV, sinabi ko na isama ko ngayon mga apo ko rito eh. No? You can just imagine. So maring ganun din ang gagawin ng iba. Ayaw naman natin mapahamak ng gano'n, no? That's why it's a wisdom from God na napag-anuhan natin, no? Napag-desisyonan natin na ipagliban muna. Pero
may araw din na darating. Mahaba pa naman panahon, no? That's right. Oh, at halim na taon si Presidente, so dapat tuloy-tuloy pa rin ang ating suporta. Mm. Kaya sa susunod ng mga buwan siguro, kailanman na sa pamamaraan din na maayos, no? Maituloy pa rin natin ang ating assembly. Maraming salamat po. Salamat. Magandang gabi po. Kakalamahin ko lang po tungkol sa Citizen National Guard. May similarity so ba yan o sa tulad sa Reserve Base o sa National Guard ng USA? Thank you po. Yung tanong na yan, ang sagot dyan ganito, iba yung National Guard ng US kasi sila nakatie up sila talaga sa military nila. Ang sinasabi natin dito ng ating Citizen National Guard, yung buong bansa, for as long as citizen ka ng bansa, kasama ka sa Citizen National Guard, because pagdating ng araw na ang bansa natin ay i-invade o i-threaten internally or externally, lahat tayo bilang citizen ng bansa will rise up to defend our country, whether internal or external ang threat. That is the concept. It is a movement, no? Yung National Guard na naririnig natin sa Amerika, ano yan eh, yung it's an organization na tinayo ng gobyerno, no? Na tapos ordinary citizen ka pero nakatrain ka to be National Guard, na pag nagkaroon ng mga sakuna, ha? Ano yung sakuna? Sakuna sa disaster, tapos sakuna sa kuminsan dyan sa mga hindi nakakayanan ng pulis na peace and order, mga demonstration, ganyan. Kuminsan, tinatawag nila yung National Guard. And every state na sa Amerika, meron silang contingent of National Guard. Mga professional ito, mga nagtatrabaho sa kanilang mga pangalakal, ganyan-ganyan. Pero National Guard sila, pag kinailangan, papasok yan, no? Dito sa sinasabi ni natin dito sa Citizens National Guard, exactly what Harry was saying. When you are a citizen of the Republic of the Philippines, no, you can be called upon and you should be expected, no, to fight for your country when that is needed. And now is the time that it is needed. Because right now, we are waging wars. There is a continuous war going on against the New People's Army, the Communist Party of the Philippines. No? There is a peace process or peace talks that are going to be done, but continuous pa rin dahil ayaw nilang ibaba yung kanilang armas habang nagpi-peace talk. No? Tuloy ang labanan dyan. Alam na natin yung sa Abu Sayyaf, di ba? Tuloy-tuloy yung sa Abu Sayyaf, no? Ito yung mga nanggaling dyan, yung mga naging banditry yan, pero ang pinagmulan niyan yung mga secession movements, no? Gusto nilang ibukod yung kanilang lugar sa Mindanao at magtayo sila ng sarili nilang bayan. Ngayon, napasukan pa, to complicate matters, pinasukan pa ng ISIS itong mga rebelde at siguro kasama na rin dyan yung mga ibang Abu Sayyaf at ginawa nila naman ISIS. Ang ISIS din, gusto nilang magtayo ng kanilang sariling tawag nilang caliphate. No? Yung caliphate, ganyan din naman yon na magkukunin nila ang isang bahagi ng ating bayan, tapos sarili nila lang yon, no? At kanya sila nakikipaglaban. Now, bago pa yung iba, no? Itong mga gerang ito, ang presidente at ang ating mga mamamayang Pilipino, meron tayong katungkulan. It is a duty, no? That we preserve the integrity of the Republic of the Philippines. Pag sinabi natin preserve the integrity, yung Pilipinas is composed of these 7,000 islands, no?
That is the Philippines. No one is supposed to take it out of our hands. If they try to take it out of the Philippines as the Republic of the Philippines, then they have to go to war, and we, duty bound, the president is duty bound, no, to destroy those groups that are trying to get a piece of the country. Hindi porke maliit na lugar yan pwede mo nang ipamigay. Bawal yan, no? Hindi dapat yan, no? At pag kinukuha nila ganyan by force, no? Siyempre, you're duty bound to apply the same force to stop them, no? Meron mga iba gustong humiwalay at gagawa nga daw sila ng katulad ng BBL, ng ganyan. Ang nakakalungkot, yung nakaraan na administrasyon, pumapayag at tinutulak nila yung BBL. Pag binasa nyo po yung BBL, para na lang niyang pinamigay yung bayan. At ang maraming nagsasabi dyan, katraydoran yan sa Republika ng Pilipinas. Traydor yung dating presidente natin. Dahil siya ang nagtulak na ipamigay ang bahagi ng Pilipinas na walang permiso sa taong bayan. Ang kinakailangan dyan, permiso ng buong taong bayan. Ang kinakailangan dyan, lahat yan pag-uusapan sa Senado tsaka sa Kongreso. Hindi po pwedeng basta-basta kayo lang ang makikipagpirmahan dyan. Kasi kanya nga katraydoran ang ginagawa niya noon. No? So, just on that aspect, yan ang kalaban ng ating pamahalaan. At ang namumuno ng pamahalaan natin, si President Rodrigo Duterte. This is our duty, and exactly what Major Gonzalez was saying. This is our duty, every citizen. And when you say it is your duty, it is no different from the soldier's oath, no, to defend the Republic of the Philippines. Meron kang gusto i-add tungkol sa BFA tsaka sa EDCA? Oo, Butch. Kasi marami kasing tao na ang thinking nila, bakit natin daw gustong alisin ang BFA tsaka EDCA? Well, kanina may kausap ako, actually kahapon. Sabi niya, nabasa mo na ba yung BFA? Sabi ko, that time, hindi pa. Pero kanina binasa ko. Binasa ko yung BFA at saka ang EDCA. Walang maganda para sa Pilipinas yon. Simply because we are being taken advantage upon at pinapaalam sa atin na kailangan natin ng bansa na yun, nakapartner natin. At ang problema, ang pumirma ay hindi naman Congress natin at pinapalabas na kunyari treaty, hindi treaty ang VFA at saka ang EDCA. We are being taken advantage upon. Yan ang masasabi ko, Butch. Yes, it is an executive agreement. Not even signed by the president because he was too scared. So he got one of his minions, Gasmin, to sign the EDCA. No? This is treason. No? Kapal nitong mga taong to. No? Na papayagan mong magtayo ng installation ang Amerikano sa loob ng military base ng Pilipino. Pagkatapos nila nagtayo ng kanilang base sa loob ng ating Philippine military base, maglalagay sila ng American base doon, no? Bawal pa na matignan natin kung ano yung ginagawa nila dyan sa loob na yan, no? Alam natin na ang kanilang talagang pinupuntirya yung bansang China. So anong ginagawa nila na pinipigilan nila lahat ng mamamayang Pilipino, pati na ang presidente ng Pilipinas, na sumilip dito sa ginagawa nilang construction sa loob ng Philippine military base. Hindi malayo na gumagawa sila ng missile installations for launching missiles, no, to whoever they want to go to war with, no? And this using us, using our
stupidity, no? Using our country, no? for this military conflict. Why? Eh, pag nagkaroon ng base militar ng Amerikano dito, eh siyempre, ang China, kung yun ang kanyang tinatarget, nakatutok din ang missiles nila sa Pilipinas. No? At sinong mamamatay? Tayo. No? Kaya napaka-torpe po ng itong mga Pilipino, no? Na nag-iisip, eh, dapat kumampi na tayo kung sino. Kung sino man ang makakampihan natin. Hindi po pwedeng hindi tayo kakampi. Yeah. Yan, katangahan talaga yan. Ang ayaw natin, gera. Lalo na kung manggigera, bakit tayo isusubo? Bakit tayo papayag na ilalagay nila yung kanilang mga sandatahan dito sa atin para tayo ang mamamatay at hindi sila? It's really stupid when you hear Filipinos, some Filipinos say, we have to choose between China and Russia. Ganyan talaga ang buhay. Sila, gusto nilang magpakamatay. Sige, sumunod sila kung saan gusto ng Amerikano, pero huwag kayo dito sa Pilipinas. Kasi, don't call yourself Filipinos. Because you are not fighting for the integrity of our republic. You are not fighting for the lives of the Filipino people. Don't call yourself Filipinos. You're traitors. That's the situation. And this is where the spirit of the Citizens National Guard is coming from. This is being led, and the first time in the history of the Philippines that a movement like this is being led by military minds. Those that have laid down their lives in battle, fighting in the only battle that we've been fighting for after the Second World War is to fight ourselves. Nakikipagpatayan tayo sa kapwa Pilipino. Ayaw na ayaw po ng ating kasundaluhan yan. Maski na matatalo mo yung mga abusayap na huli mo at nabaril mo at napatay mo, hindi po yan ang talagang gusto ng ating kasundaluhan. We don't want to kill fellow Filipinos. And this has to stop. And the only reason we have to do this is because some corrupt leaders before created the situation. They allowed the CIA to get in and infiltrate us and so that magkakandagulo-gulo tayo at mag-aaway-aaway tayo at magpapatayan tayo. Kasi ang mga CIA, ang gusto nila, magulo. Kasi hindi sila makapasok pag hindi magulo. Hindi sila makapasok kung walang gulo. Lahat po ng bayan na pinasukan itong mga to, no? Eh, nakita ko ang isang interview ni President Duterte sa RT, no? At ang haba-haba ng interview niya doon, na sinabi niya, itong mga CIA, may tangkang patayin siya. The CIA has intentions of assassinating him or having him assassinated. Tinanong siya, bakit po kayo siguradong CIA ang may gustong mag-assassinate sa inyo? Hindi naman marunong mag-Tagalog yan. I'm just translating it to Tagalog, na English. Why are you so sure? I said, tapos sabi ni President Duterte, isn't it obvious all over the world, anybody that goes against what the CIA wants, is assassinated or taken out, or there is a coup d'etat against them, or he is impeached. And to top it all, ginugulo yung bayan. They create a
a war, a civil war, a fight among the citizens, no, to create the conditions for the death of this leader. And they will try to do the same here in the Philippines, he said. You know, our president is not dumb. Neither were the previous president, but our president is courageous enough to say this publicly. He is saying, these are the enemies of the state. These are the enemies of our nation. Kala ko ba kaibigan niya si Trump, sabi nung interviewer. I thought you were friends with Trump. Yes, but Mr. Trump has the same problem as me, he says. They are also trying to kill him. Which means the CIA is also trying to kill him. You see, ito madalas nating sinasabi na hindi porque America, President Trump, kontrolado niya yan CIA. Pwede silang magsama, pero hindi ibig sabihin kontrolado niya yung CIA. Kasi yung CIA, maraming mga interes ang nakatutok dyan. Yung mga Wall Street, yung mga bankero, yung mga malalaking politiko, yung mga malalaking industries, oil industry, so on so forth, no? Nandyan. Drug industry, kasama pa dyan. Ang drug industry, no? Kasama pa dyan. So, nandyan ang mga kalaban ng ano. Ito pong ating, ang sinabi ko kanina, I mentioned only the NPAs and the Abu Sayyaf and the ISIS terrorists, Maute, no? Ano pa, itong drug syndicates, kasama yan. Hindi lang, ang binibenta niyang mga drug syndicates na yan, hindi lang yung binibenta sa Pilipinas. We are actually part of the major producers of the international drug syndicates. Kung bibilangin nyo po, yung mga nahuhuli, so far, nahuhuli na factory, nahuhuling factory ng shabu, ano bang tawag doon, meth? Yung crystals, di ba? Methamphetamine chloride. Methamphetamine chloride. Okay. Yang nahuhuli nilang yan, kung titingnan nyo po, ang production po ng lahat, nung nahuli pa lang, ha, hindi pa yung hindi pa nahuli, bilangin nyo po yun, lampas-lampas sa consumption capability of the Philippines. Kasi ang sinasabi natin, 4 million ang addicts dito. Yung 4 million na addicts, kung isa sa kanila gagastos ng 100 pesos per day, 100 pesos per day, yung gagastos nila mas maliit compared to yung pinoproduce natin na droga, no? Para klaro, let's go back to remember dito sa San Fernando, na may nahuli dyan, ang production daw nito, malaking factory, 300 kilos a day. No? Ano po ba yung 300 kilos a day of shabu? Sa atin, ano ba yung 300? Hindi natin masyadong naintindihan. Pero sabi nila, yung 1 kilo of shabu has a street value, meaning na pagkatapos dumaan sa wholesaler, dadaan sa retailer, dad pupunta sa pusher, tapos nabibenta dito sa ano, has a street value of between 15 to 20 million pesos per kilo. Sabi ko, mahirap i-estimate yan. Magkano ba ang isang kilo pag galing sa factory, X factory?
Sabi niya, between 1.5 to 2 million. Ay, mahirap din i-compute yan, sabi ko. Sabihin na natin, 1,000,000 pesos lang per kilo. Gusto sabihin, itong factory sa San Fernando na nahuli, ang kapasidad niya, 300 million pesos a day. 300 million pesos a day. Ha? Ano ba yung, kasi yun ang pinaproduce niya, 300 kilos, 1 million pesos a kilo, 300 million. Tapos sabi ko, ano ba ang gagastusin ng isang addict para sa kanyang, bisyo? Sabi, 100 pesos. 100 pesos. Ito, 300 million pesos. Gusto sabihin, yung isang factory, 3 million addicts na. Di ba? Kasi 100 pesos, 300 million, 3 million addicts na ang ikinocover ng isang factory. E sabi ni Digong, ang atin daw nag-umpisa, 3 million, tapos naging 4 million na daw yung addicts. Okay. Pero ilan ba yung factory na huli na? So far, it's about 5 factories in Luzon. I don't know of any factory in the Visayas. There's, I think, one factory in Cebu that was just caught. No? But, kung yung ito, 300 million, 300 kilos a day ang kapasidad. Sabihin na natin, yung iba, tig 50 kilos, tigwa 100 kilos, lima na yung nahuli a day. No? So, ibig sabihin, we are producing much more than what we can consume, even if we had 4 million addicts. Saan pumupunta yung extra production? Ine-export po natin. Kasama po dyan ang international drug syndicates. Palagay ko, pati na itong gobyerno ng nakaraan, kasama dyan. Kasi malaking pera po yan. Kanya hindi sila gumawa ng hakbang para itigil yan. They even promoted it. Now, how much are we exporting? Hindi ko po alam. Kasi hindi pa natin alam kung gaano karami ang production units ng ating mga shabu dito. Pero sigurado ako, nasasaktan sila kay Duterte. Billion-billion ang nawawala ngayon sa mga drug syndicates dahil kay Duterte. Kanya, siyempre gusto nilang patayin si Duterte. Kaya ba nila? May pera ba sila? Siyempre. Butch, ang question dyan is sa ganyang kalaking transaksyon, import and export, saan dumadaan yan? Tingin ko sa bangko, mga bangko. Exactly. Alam niyo po, kung mag-e-export ka, hindi po pwedeng hindi ka dadaan sa bangko. Hindi mo naman pwedeng basta-basta ilalabas na nag-e-export ka, ganyang karami, di ba po? So, pag dadaan ka sa bangko, siyempre, ang banking system, kaalyado dito. Ang banking system, kung kaalyado dyan, hindi mo naman pwedeng sasabihin, ikaw exporter ka. Hindi mo naman ilalagay na exporter ka ng shabu. Di ba? So, anong ilalagay mo? Whatever it is, ang ilalagay mo, kunwari, agricultural product o kung ano man export. At nalilista yan sa mga exports natin. Official. Tapos, alam ng bangko yan. Alam ng bangko. Pero papalusutin nila dahil pera magpapa-under dyan. Malaking, malaking pera. That's why palagi kong sinasabi, banking syndicates kasama ito. Now, so you're exporting. When you export,
siyempre ang benta mo, dollars. Eh, ikaw yung nagbenta, siyempre yung dollars na yan, babalik dito sa atin. Alam ba ng Central Bank yan? Siyempre, hindi naman pwedeng basta-basta hindi nila alam kung saan nang gagaling ang dollars na pumapasok sa atin. Alam nila, ano ba yung binenta natin? Bakit tumatanggap tayo ng ganitong kalaking dollars? What I'm just saying, I do not have any specific proof. Pero isipin nyo lang po. At pag nag-isip kayo, saan kayo dadalhin nito? Ang mga sanay sa nagsisinungaling sa sarili, sasabihin, kung wala tayong preba, hindi natin pwede sabihin yan. Tanga! You don't need the proof. No? You know, meron pong kasabihan. Absence of evidence is not evidence of absence. Dahil wala kang ebidensya, hindi ibig sabihin na walang naganap na krimen. Di ba? Sa ating mga korte, pag sinabi mong may pinatay itong si ganito, ang anong itatanong sa inyo ng korte? Saan yung katawan? Eh kung yung katawan hindi mo ma-produce, no? Walang ebidensya, basta nawala na lang yung tao, paano mo naman sasabihin siya ang pumatay? Pero alam po natin na pwedeng mangyari yon, hindi po ba? Na pwedeng mangyari na walang ebidensya at nakakalusot yung mga salarin. Kanya lang, yung krimen nangyari. So, absence of evidence is not evidence of absence. Tama yung sinasabi mo, Kabutsi. Pag ang siyabo na ibinta na sa labas, ang pagbalik ng pera, dollars. Ang may dala ngayon yan, kakabit kasi yung drug lord at saka yung gambling lord. Kaya pagbalik dito, gambling lord na may dala dyan. Dito na nila pinapaikot-ikot ang pera. Kaya hindi na dumadaan yan sa AMLA. Wala na. Kaya dumadami ang casino dito. Dahil dyan sa mga ano na yan. Money laundering. Yes, isa lang yan, drug lord saka gambling lord. Kaya hindi mo basta-basta mahuli ang drug lords dahil hindi siya ang gumagawa ng shabu. Pera lang ang sa kanila. Kahit hulihin mo sa hindi siya nag-ano Ang nahuhuli, yung mga users, yung mga addict. Yan ang kalimitan ng namamatay mga addict kasi yun ang gumagamit. Pero yung drug lord hindi gumagamit yan, pera ang pinapaikot nila. Pag once na ibinta na sa labas yan, pagbalik ng pera, nandun na sa sugalan yan. Nga chips lang yan, pero hindi halata. Hindi dumadaan sa bangko yan. That's right. Butch, meron pa isa. Pagka nag-export tayo niyan, dumadaan yan sa customs. Ngayon, dyan nila pinapalitan ang mga categories o mga listings. Pwede palabasin na chemical or whatever. Basta paglabas niyan, merong say ang customs yan. Kaya ang customs mismo, kasama din. Ay, nako. Kasama na dun sa palabas, kasama pa rin sa paloob. Kanya naiintindihan niyo po, mga tagapakinig at mga kasamahan sa Save the Nation tsaka sa Citizens National Guard, you now understand how big the problem is. But it cannot be said, we should not say that the problem is so big that we will stop fighting it. We have to fight it. And the President is showing us the way. But he may not be able to do it alone. That kind of thinking must permeate. Kailangan lumawak itong ganitong klaseng pag-iisip. Para alam po natin. At yung mga duwag na yan, no,
na nakahanda silang mag-surrender dahil nabigyan ng pera o kaya ayaw lumaban, okay lang yung step aside. No? Stand aside. Don't call yourselves Filipinos. Because a citizen, it is their right and it is their duty to fight for the integrity of the Republic. Kanya ko po sinasabing integrity of the Republic palagi. Bayan po ang tinatamaan dito eh. Sinisira mo yung moral fiber ng lahat ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo po, pag nagkakaroon tayo ng mga adik sa ating mga pamilya, nasisira ang pamilya. Nasisira. Tapos, ano pang umiiral? Crime. No? Crime ang umiiral. No? Oh, yeah. Yes, kabuts ka nito. Nasabi na natin ang involvement ng lahat ng factors dyan. No? Hindi pa natin nabanggit na ang mga salarin para maproteksyon na nila sarili nila. Either naglalagay sila ng mga congressmen at saka senador na tumulong sa kanila sa legislature. That makes the justice system equally difficult to function. At pera na lang ang gumagana kahit sa justice system. Ganun na rin. Yan mga nagtutulak, sabi. Extrajudicial. Alam nyo po, I agree na dapat hindi basta-basta papatayin yung tao porque addict siya, ganyan. Pero meron palagi naman sinasabing presidente, pag lumaban at ang buhay mo ang nakataya, meron kang karapatan na patayin yung lumalaban. Pero pag sinabi natin extrajudicial, kayo pong mga nagpipilit sa judicial, tingnan nyo po, it is one of the most corrupt branches of government. Corrupt po yung judicial natin. From the lowest ranking clerk sa mga judges all the way up to the Supreme Court. Alam po natin bayaran niya mga yan. Linagay po diyan ni Noynoy Aquino ng iba diyan para protektahan siya. Yung mga iba, kano ang may hawak. No? Yung ombudsman, alam po natin kung bakit ganyan niya, pinoprotektahan sila Noynoy at lahat ng mga alipores nila na kasamahan nila sa Nakawan. Hindi lang Nakawan. Yung pagpapatay dito sa Mama Sapano. Pag pinigilan mo ang rescue nitong mga sundalo, sabihin mo, stand down dun sa rescue. Ibig sabihin, stand down, pabayan natin mamatay itong mga to. Dahil pag rescue nyo yan, papatay pa kayo ng mga Muslim. At pag pumatay kayo ng Muslim, hindi ko na makukuha yung Nobel Peace Prize ko. Yan ang nasa utak ng presidente yun eh. Si Noynoy. So, that is what is happening to us. That's why it is a very serious problem. And we're only glad that we have a leader who has the balls and the intelligence to understand who the enemies of the states are. Kaya kabotsi, yung mga sundalong namamatay na yung mga SAFT na yan, dumating na sila sa Villamura Air Base. Nandoon na lahat ng mga tao. Ang ating presidente ang wala. Nandoon siya sa kutse. Sa Mitsubishi. Oo, isipin mo yan ha. Tapos, kung anong klaseng commander-in-chief ka na dapat ikaw sa malubong doon sa mga sundalo na yan. Wala eh. Tapos doon, lumabas siya the next day sa memorial services. Nakaupo siya doon, naka-de-quatro. Tatandaan niyo po yan. Kakagigil eh. Naka-de-quatro, nakaupo. Nakangiti, yung ngiting aso, no? Katabi niya si Fidel Ramos, no? Yung ngiting aso. Ito nga, it's a very solemn thing. You have 44 coffins there of soldiers that were massacred, no? Tapos nandun siya nakaupo, parang board na board siya dito sa necrological services. Nakangiti. Laway. Eh,
tinan nyo si Presidente Duterte. By the way, hindi ko kilala yan at hindi ako sumisip-sip dyan. Pero yung taong yan, nasugatan yung mga sundalo, andun siya. Namatay yung sundalo, andun din siya. Isang private lang yan. Isang private, isang lieutenant lang yan, pupuntahan niya. At nakahanda siyang tulungan ang mga pamilya nito dahil nararamdaman niya ang sakit na mamatayan ka ng isang padre de pamilya, lalong-lalo na kung batang-bata pa, no? Mga 20 years old, 25 years old, umiiyak siya eh. Tapos yung isang nakaraang presidente, ngiting aso. Talagang may inis ka. Kanya, yung galit natin dun sa nakaraan, siya na rin ang pag mamahal natin dito sa kasalukuyan dahil ibang-iba. Pinapakita niya na tao din siya at nakahanda siyang ipaglaban ang mamamayang Pilipino. Well, Sir Boots, siguro dagdag na lang, no? Bilang isang nagmamahal din sa bayan, kahit ako ay isang sibilyan at hindi naman ako sundalo, pero ako, katulad na lagi kong sinasabi, I did not vote for President Duterte. At pero nakita ko kung paanong siya bilang ama ng ating bansa ngayon, kung paano siya talaga nagmamahal sa kanyang mamayang Pilipino at sa kanyang bayan in particular. Pero sa lahat ng ginagawa niyang to, Sir Butch, tayo bilang isang kapwa niya rin Pilipino, na katulad niya nagmamahal sa bayan at sa kanyang mga mamamayan, siguro naman tayo bilang isang Pilipino, may responsibilidad din tayo, may tungkulin din tayo, hindi lang sa ating bayan, kundi sa ating Pangulo din, na protektahan din natin siya at suportahan sa kung ano yung ginagawa niya. Considering na nakikita natin na ang kanyang buhay, ang kanyang karangalan at yung kanyang posisyon ay talagang tinataya niya, Sir Butche, sa lahat ng mga kalaban na masasama nasa loob o labas ng ating bayan. Ano? Yun yung lagi ko, actually, pinost ko yun kaninang umaga. Dahil sabi ko, this is the only president sa lahat ng nakikinig, kayo mas, I believe, mas matanda kayo sa akin, mas may edad at mas may karanasan. Pero this is the only president in my life na talagang nakita ko, ito yung presidente na inisa-isa lahat ng mga kampo ng mga sundalo at inisa-isa kahit yung mga pulis natin, mga kagawad ng pulis natin, Sir Butch. At ito lang din yung presidente na talagang pinupuntahan kahit na nasa hindi magandang lugar yung ating mga ano, mga sundalo at saka mga pamilya pag may namatay, Sir Butch. Kahit sugatan lang. Kaya sabi kong ganun, kung itong tao na to at nakikita ko kung gaano siya nagmamahal, lalo na sa mga kabataan, Sir Butch, hindi mo matawaran yung kanyang pagmamahal sa mga bata. Kasi iba yung facial expression. Makikita mo naman, siguro dun sa lahat ng mga videos na pinapanood ko, yung mga videos na yan, mga hindi professional na video makers Sir Butch, mga nakikita ko. Mga cellphone lang na talagang chinanachempohan na nakita nila yung presidente. And makikita mo yung kanyang emotion bilang isang tatay, no, ng bayang ito. Bilang isang tao, makita mo yung kanyang natural, Sir Butch. Alam mo naman siguro, yung nagdrama lang, photo ops lang, alam, magkaiba yon. At sa karanasan ko, sir, na nasa media, ibang-iba siya among the leaders na pumuesto o naupo sa ating bansa. At ako, I'm willing na tulungan ng ating Pangulo sa kung paano na pwede kong magawa para suportahan lang siya at talagang manindigan para sa bayan. And it is high time na labanan natin ang lahat ng makasamaan ito, Sir Butch. That's right. Maidagdag ko na rin, Sir Butch, no? Kasi nandun yung kanyang tapang at malasakit talaga ang ating Pangulong Presidente Duterte.
Ngayon, baka makakalitaan natin na siya, he wants to give peace a chance. Yes. Mm-hmm. Kaya yung mga panawagan niya sa mga NPA, although talagang galit siya doon sa mga leader, yung kay Sison, no? Kung si Maria Sison, na ayaw umuwi at nagpakasasa doon sa ibang bansa. Mm-hmm. Kasi nandoon yung nakikita ko, kasi tayo, naging mandirigma rin tayo sa panahon natin na nanungkulan tayo sa militar, mm-hmm. sa Marines. Mm-hmm. Halos naikot ko yung buong Mindanao na yan na kipaglaban na yung mga NPA na yan. Kawawa ba na kalabanin mo na hindi ka nakapag-aral eh. Mm-hmm. Tapos eh, kasama mong makipaglaban yung mga graduate sa PM, graduate sa kung saan-saan. Mm-hmm. Parang nakakahiya ako tutuusin eh. Tapos mm-hmm. kapwa mo Pilipino. Mm-hmm. No? No, siya ngayon nananawagan. Kaya nga, maging kay Miss Wari na, si Miss Wari mukhang marami rin talagang galit dyan eh. No? Pero he's giving a chance na ito, IMINILF, no? Maibigay rin sa kanila yung nararapat na kumbaga saan sila dapat mailagay kasi may dahilan. Ah? Kaya nga, sinusumatotal niya yung ano, yung simulat, pinagsimulan bakit may gulo dyan sa Mindanao eh. No? No, he is giving peace a chance na IMINILF, IMILF, CPP, NPA, no? NPA. Kasi itong CPP, NDF, ito yung mga burgis eh, ang tutuusin eh. Kunwari, sabi nila, ang burgis eh. Pero sila ang burgis eh. Comfortable sila eh. So, pero si Presidente Digong, kaya maraming mga NPA fighter sa aking ano ha, napansin ko, mas gusto siya eh. Kaya pag mayroong mga, ano, siya mismo, pag may mga na-capture na pulis o na mga bihag ng NPA, no? At na pakiusapan niya, nare-release eh. Kasi makita mo may paggalang din sa kanya, no? Maging itong mga NPA fighters na ito. Kaya ako nananawagan sa kanila kung nakikinig sila sa atin, iwanan nyo na yung si Sison. Abandon nyo na si Sison. Wala kayong mapapala dyan kay Sison. Siya lang nagpapakasarap doon. Alam mo, yung picture ako dyan eh, nung aid ako ni Speaker de Venecia, doon sa Netherlands. Eh, pag nakita ko yung picture, gusto ko kung ano yun eh. Puniti. Kaya lang, ano rin eh, yung... Memory. Kasama yung mga NDF na yan. Nandun sa, ano, sila. Sila mga burgis eh, kumakain na masarap eh. Sa restaurant eh. Mga NP, anong kinakain? That's right. Dito so, kayo, sinabi mo kanina, he wants to give peace a chance. Kakapasok niya pa lang eh. Naggumawa na siya ng hakbang na alam niya may mga tututol eh, no? Linagay niya sa kabinete. Napaka-importanting kabinete ito, no? Yung DSWD. Yung DSWD po, may hawak na up to 5 billion pesos yan every year eh. 5 billion. At ito ang pinamumudmod dito sa mga mahihirap. Eh, kung ikaw yung kasama dyan sa mga kaliwa, no? O itong mga NPA, eh, ano ba naman na kunin mo yung perang yan, no? At yung mga mahihirap na sinasabi mong mahihirap, abibigay mo sa mga NPA din, di ba? Ano, kaya mong gawin yun eh, no? Pero, ang ginawa ni ano ni Digong, binigay niya because sabi niya, I trust you. I trust that you will not go against what the responsibility of a secretary of the SW is. Dito kay Tagiwalo, di ba? Oh, ano pa yung ginawa niya? Si Lisa Masa, linigay niya sa poverty, ha? Sa poverty, ano, di ba? Commission. Yung isa, linagay niya sa agrarian reform. Di ba? Oo. Sino pa? Meron pang mga iba dyan eh. No? Na hindi lang sa pagkasekretary, pati din sa undersecretary, andyan sila. No? What? That is an act of good faith. O eto, I am sharing government with you already. Now you help me fix up the rest of the country. That's what he's saying. So he sends a group to talk to Joma Sison. Tapos, nagkakaroon ng sitwasyon, mag-aaway dito, meron papatay na sundalo. Tapos, ang excuse naman dun sa nila Joma Sison, alam mo, hindi namin talaga hawak yung lahat yung mga yan eh. No?
Eh kung hindi niyo hawak, eh bakit kayong nakikipag-usap, no? Dapat meron kayong disiplina dito sa mga to. Kung meron tayong peace talks, wag na sana muna tayong magpagbakbakan. Nagpi-peace talks tayo eh, no? Tapos ang sabi nila, ay hindi po pwede. Habang nagpi-peace talks tayo, kailangan pwede din ka tayo magbanatan, no? Eh yun ang parang hindi natin masyadong maintindihan. Kung bago kayo mag-usap, no? O sige, baba mo yung sandata mo, bababa namin sandata namin, huwag tayo magpapatayan. Pag-usapan natin, ano bang pwede natin ayusin para hindi na tayo magpapatayan, no? Ganyan dapat eh, kung matino yung kausap mo. Ang nakakatawa dyan, Botskin, nito eh. Marami sa ating mga kapwa Pilipino nagsasabi na, tinan mo yan si Digong, mukhang NPA lover yan ah. Mm. Ha? Sabi na, bakit ganyan siya? Akala ko ba pro-government siya kasi presidente siya? Ang hindi nila nakikita ng ginagawa ng presidente natin ay binubuo yung bansa. Mm. Kinoconsolidate ang country para hindi magkawatak-watak at tataas ang nasyon Pilipino. Mm-hmm. Yeah. Yun. At saka, alam niya na itong mga rebelding to at mga NPA, ang punot dulo ng away dito, yung kanilang kagutuman, ang kalidad ng kanilang buhay, no? At gusto niya nga, gumagawa siya ng lahat ng paraan, ng kakayanin niya, kung paano mapa-improve yung kabuhayan nitong mga ito. Kung nakikita yan ng mga NPA at mga komunista, dapat naman, bigyan din siya ng pagkakataon, no? Hindi yung babanatan siya ng babanatan. Tapos napipuwersa siyang banatan din sila. Pag pinatay niya yung mga NPA, anong nangyayari? May masama siya dahil meron siyang extrajudicial killing, meron masama siyang tao. And mas ang humahawak ng sandata against the government sila. Now, that is one problem and they will continue to have this problem. I've talked to some of them. I don't think they are bad people, no? Per se, no, or essentially. Maybe some of those other people that are using them. Di ba meron pong meron pong lumalabas na impormasyon. Dahil yung ating daw mga so-called kaliwa o mga komunista, malaki daw ang paksyon dyan na ang humahawak CIA. No. Paano? Kung bibigyan mo ng pera itong mga ibang paksyon, tuloy ang kanilang pandirigma. No. Basta binibigyan mo lang sila at pagandahin mo yung buhay nila kung saan man sila, baka ganyan. Tapos, bakit ang CIA nakikilanan? Ayaw na ayaw ng bayan, ng mga CIA, na ang bayan natin magkaroon ng stability. Kasi pag stable tayo, tsaka mauunlad ang ating ekonomiya at masaya ang mga tao, may trabaho, at nababawasan ang talagang kahirapan, eh, hindi sila makapasok para palitan nila yung rehimen. They cannot impose regime change. Yan ang estilo ng CIA. Kanya nga pati na itong ISIS, hindi ba? Sabi CIA, ginagamit din nila yan para destabilize itong mga bayan na ito, no? CIA na naman. Kanya itong mga komunista, meron mga tunay na ideologo diyan, no? Pero meron mga iba dyan, palagay ko, bayaran. No? Bayaran. Dito naman sa gobyerno natin, meron din tayo mga taong bayaran. Tingnan nyo yung mga katulad nila Del Rosario, nila Goles, nila. Yung mga naninindigan para sa Amerika, no? Na gustong ibenta ang bayan natin, gustong isubo sa gera sa China. No? Yung mga yan, CIA din yan eh. No? Kasi wala nang ibang, hindi mo maintindihan kung bakit Pilipino sila eh. Pero meron ganyan. Yung mga ganyang klaseng tao, noon pa yan.
panahon pa nga ni Emilio Aguinaldo at Antonio Luna, kanya babalik tayo doon. Ano ba kayo, sabi ni General Antonio Luna? Bayan o sarili? Oh. Di ba ang ginawa ni Emilio Aguinaldo, pinapatay si Antonio Luna? Hindi ba ginawa ni Emilio Aguinaldo, pinapatay niya si Andres Bonifacio? Noon pa yan eh. No? Ganyan na ang pag-iisip ng ibang Pilipino. Isa sa mga evidences siguro natin, Kabots, is this eh. Diba lately, may na-capture na pera doon sa Marawi na naka-bundle na makikita mo bago eh. Saka may mga cheque pa. Paano kaya nakapasok yun doon? Sino kaya nagdala? Sino nag-release? Ang galing bangko kaya yun? O, diba? Yep. Oo. Okay. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PagCor. Keep it fun. Game responsibly. Nanguna si PAGCOR Chairman and CEO Andrea Domingo sa pamamahagi ng relief packs na naglalaman ng pagkain, tubig, toiletries at malong sa 5,000 pamilya na kasalukuyang tumitigil sa mga gymnasium ng Barangay Maria Cristina at Santa Elena na naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi. Agad na naglaan ng 3.7 milyong piso o pampersonal na ihatid ni Domingo ang mga relief packs na matatanda ang nagsimula noong Mayo 23 bunsod ng terorismong ginawa ng Maote Group. Kasama ni Domingo sina PAGCOR President and COO Alfred Lim, mga Director Reynaldo Concordia at Gabriel Claudio, kasama rin sina Assistant Vice President for Community Relations and Services Arnel Ignacio. Nagpahayag naman ng pakikisimpatya si Domingo sa mga evacuees at inasam na matapos na ang kaguluhan sa Marawi upang muli umanong makapagsimula ng buhay ang mga apektadong mamamayan ng Marawi. Isang 26 na taong may bahay naman sa katauhan ni Esnehaya Makapundag na ninirahan sa City Jail West, Marinaot, Marawi City, na bagaman hindi komportable ang kanilang buhay ng kanyang pamilya sa evacuation site, ay batid niyang walang ibang pinakaligtas na lugar ay ang kanilang kinalalagyan sa kasalukuyan. Ayon kay Makapundag, siya at ang kanyang pamilya ay lumikas na pawang nakapaalamang ng may 7 kilometro ang layo upang mahanap o makahanap ng kanlungan sa Iligan City. Anya, dahil sa PAGCOR at sa tulong ng iba't ibang sangay ng pamahalaan ay naiibsan ang kanilang hirap at lungkot na nadarama. Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito po yung katipun na si Butch Valdez at kasalukuyan natin pinag-uusapan ang bayan natin. Mr. Romeo Orbito, magandang gabi po. Magandang gabi, Butch. Yes. Saka sa mga kasama mo dyan. Mm-hmm. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig mo. Yung mga dinidiscuss ninyo kanina pa, Butch, dyan, at saka mga kasamahan mong mga militar. Dating militar. Talagang hindi yata katapat dyan ang ordinary marshalo eh. Kailangan dyan revolutionary government talaga eh. Mm-hmm. Sapagkat ang revolutionary government pwede dissolve maging Supreme Court. Mm-hmm. Constitution natin at ilagay yung 1973 Constitution nung panahon ng former President Marcos. Sapagkat yan ay pinakamagandang Constitution kung talagang gagamitin. Kaya lang ayaw ng Amerika. Dalawang former president dyan ang kasama, si Dadong at saka si Garcia. Lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas ay may kinatawan upang balangkasin, himayin ang batas na yan. Kanya napakaganda yan. Alisin lang natin siguro ang amendment number 6.
dito, may himay boots. At ang lahat na umabuso ng mga politician, medyo ilagay muna sa hawla. Under investigation, pero kung ibabalik sa kabanang bayan ang kanilang sobra, pakawala natin. Oh, sige. Inside of 6 months siguro. Kung maibalik nila. O maire-reshuffle na ni Digong ang lahat. Magpundar uli ng Supreme Court na talaga namang kapitapitaganan katulad noong araw. Ngayon lang nagkaganyan ang ating Supreme Court. Supreme nga na kung tawagin, pero lintik naman. Lintik, oo, oh, talaga. Kung ano-ano ang kailangan pa tayo maging sumakumlaudi sa Harvard para maintindihan natin ang lahat na ganito. Kung kaya kasamang botsi, ayaw ko na magliwanag pa ang mata ko eh. Kung ganito ng ganito eh. Hindi, tinan nyo, nakapikit yung mata nyo, pero napaka-klaro ng naiisip ninyo. So, nakikita nyo talaga ang kinakailangan ng bayan natin. Hindi po, talagang kung ikay nagmamahal sa bayang ito, makikita mo ang kalunasan. Lamang, talagang may kabigatan. Sapagkat ang sakit ng bayan natin ay grabe na, hindi na gamot ng tao, gamot na ng kabayo ang dapat gamitin dito. Tama. Nakakalungkot talaga. Bots, babatiin ko lang yung mga sige. Ilocano, Naimbag na rabi, mga kakapsat kong Ilocano dyan, Ilocos, Torte. Mga kabali na Kapangpangan, Mayama, Pingigay, Kongan. Marahay na banggi sa mga Bicol nun. Maupay nga gabi ay yung atanan, mga waray-waray. Og maayong gabi sa mga Cebuano. O sa ating mga kasama sa South, Salam, mga pag-arikong mga Muslim. Maraming salamat, Bots. Maraming salamat, Sir Vito. Ayan, maraming sasang-ayon dito kay Mr. Vito sa kanyang proposal. Dahil na dumadaan-daan po sa ating kaisipan palagi yan. Ano ba talaga? At para ayusin lahat na ito, ayusin mo ng legislature, ayusin mo yung judiciary, ayusin mo lahat, pati itong mga areas na maraming gera sa atin at maraming problema, ayusin na. And you need a revolutionary government for this. Sa palagay nyo ba, dumadaan na yan sa isip ni kaisipan ni Presidente Duterte? Sa palagay ko po, kasi matalino din naman yan. Kanya lang, pinag-iisipan niya ng mabuti kasi napakabigat ng desisyon yan. So, bigyan po natin siya ng konting panahon pag-isipan. Okay, it's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Bago pong lahat, gusto ko lang ulitin, yung pong binasa ko kanina tungkol sa July 22 ay hindi po tayo nabigyan ng permit ng administrasyon ng Luneta Parks. Kasi po, ang sabi nila, red alert status sila. At sabi nila, pag meron daw mga rallying ganyan, lalong-lalo na katulad nito na sumusuporta kay President Duterte, yung mga terorista daw at yung mga kalaban ng bayan, no, mga politikong kalaban ng bayan, yung mga iba pang mga drug sindikato at yan, kayang-kaya daw nilang guluhin yan sa pamamagitan ng pangbobomba o kung ano man ang gagawin. Kanya po daw, hindi nila tayo pwedeng bigyan ng permit. At nauunawaan na po naman natin na para sa siyempre sa mga taong dadalo, maski na po gusto nyo,
kami po ay nakipag-away sa kanila, no? Kanya lang, siyempre, iisipan din po natin ang kapakanan ng nakakarami. Maghintay lang po tayo, pero tuloy po ang ating pagpapahayag nitong mga prinsipyo ng Citizens National Guard tsaka Save the Nation Movement. So, wala muna po tayong rally sa July 22. Pag magkakaroon na po, i-anunsyo ulit natin. Okay, the text messages, not our opinion, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, first text, in the big abuch, what is a revolutionary government? Kasi pagkakaintindi ko sa revolutionary government, ang presidente na naupo, hindi halal, nangagaw lang ng pwesto. Not proven won the election and not proclaimed duly elected president by Congress or batasan. The 1973 Constitution dumaan tamang proseso, framers elected by the people, pero binasura ni bogus President Cory. Ipinalit ang 1987 Constitution, framers only handpicked by bogus President Cory, kaya daw naging legal kasi nagamit matagal kasi walang kumontra. Si Cory po nag-declare ng revolutionary government, no? Kasi alam niya hindi siya talagang nanalo doon sa halalan. Maniobra po ng CIA yan. Okay, sunod na text. Sir Butch, pakibati yung mga sundalo ngayon na nasa frontline sa Marawi. Yung nasa May Camp, Amay Pakapak area at sa Lilod at downtown Marawi at magigiting na ground commanders dyan ng Army at Marines. Yan. Okay, binabati po namin kayo dyan mga sundalo sa Marawi. At salamat po sa inyong paninindigan at ang inyong pagpoprotekta sa ating sa Republika ng Pilipinas. Saludo po kami sa inyong lahat. Good evening, Save the Nation Movement. Bakit po ang bansang Singapore? Marami rin pong relihiyon sa kanila pero may pagkakaisa at maunlad sila. Dapat ituro sa atin ang salitang pagkakaisa. Text po ni Nonoy Tala ng Tala, Caloocan City. Thanks. Natumbok mo, yung pong Citizens National Guard, yan po ang unang-una nating panukala, no, at proposal na tayo dapat ay magkaisa. Okay, sunod na text. Pero bago ko basahin yung susunod na text, happy listening kay Second Lieutenant Jerome Hakuba. Nakikinig daw po siya ngayon, Sir Butch. Magandang gabi sa iyo, Jerome. At syempre, text ni Engineer Lemmy, isang magandang gabi ka, Butch, Kathy, at sa ating magigiting na bagong kasangga ng Save the Nation Movement, ang Citizens National Guard, kay ka Harley, ka Adele, ka Herbert, ka Benny, at lalong-lalo sa iyo, Ver, mabuhay kayo dyan at ang lahat ng miyembro ng SANA o Save the Nation Movement. Galing kay Lemmy. Yes, galing po. Good evening po, Sir Butch. Thank you for guesting again, Major Harry and Company, and reading their statement. We'll never get tired hearing it. Patriotism is contagious. Thank you po. Sunod na text, GBM Sir Butch at sa makasama mo sa studio. Sir Butch, naniniwala ka ba sa HAARP na isang device na may kakayahan gumawa ng artificial earthquake, typhoon, flood, or abnormality of weather conditions, so-called climate change, but creation of high-tech of man? I have invited friends to the Luneta Rally, but we understand. March on Filipino Patriots from Evangeline Arafiles, your avid listener. Thank you very much, Evangeline, and thank you. I'm sorry we had to postpone it, but just keep in touch. We will announce it again once the Luneta is available again to us. Okay, sunod na text, Sir Butch. Education. Let's educate our people of the real situation through the Citizen National Guard so that mobilization would be easy. That's right. Sir Butch, ang banking system, malaki ang kinalaman sa drug business. Yung isang cartel sa South America, nagpaaral ng scholars nila sa Harvard para gumawa ng money laundering system applied worldwide. Mm-hmm. Hey, wow. Panahon na to consolidate our efforts. That's right.
Sunod na text, sa TV News after 2016 election, pinakita anomaly sa ARMM, dami VCM counting machine. Sira daw, di gumana, kaya dami umuwi, hindi nakaboto. Dami report on pre-shading of ballots, kaya hindi ako nagtataka, isang dahilan ginulo Marawi City kasabwat LP. Para di mas mabusi si recount, bakit nanalo si Lenny? Dami gimmick si Lenny kinuha, co-host si Elisa Saludar, identified sa Net 25 of Iglesia ni Cristo para malin lang hindi sumunod mga members ng iglesia sa pag-endorsyo kay Bongbong. Gusto ko lang paalala pala. Gusto ko lang paalala na naisip ko na naman. Marami po dito sa amin na minsan sa aming mga diskusyon. Sabi nung isa, bakit daw si Senator Trillanes nung buwan ng Enero nagpahayag siya sa isang press con na pagdating daw ng May 25, yan daw ang katapusan ni President Duterte. At hindi lang pumayo, ang sinabi niya May 25. Yan ang isang katanungan na dapat klaruhin. Anong kaalaman niya? Kasi nung May 25, tsaka sumugod dito sa Marawi at nagputukan dyan eh. No? Meron ba siyang kinalaman noong January tungkol sa Marawi, sa pagpaplano ng Marawi? Kasama ba siya sa pagpaplano? No? O kung man hindi siya kasama sa pagpaplano, kung may alam siya, ba't hindi niya isiniwalat dahil ang bayan natin ang mapreperwisyo dito? No? Yan si Senator Trillanes, naku, maraming katiwalian at kasamaan sa kanyang pag-iisip na nangyari dito. Pangalawang tanong, sabi nung isang kasama namin, bakit si Senator Bam Aquino nasa Marawi 3 days before pumutok yung Marawi? At meron daw mga reports doon na nandun siya, namimigay daw ng pera. No? Ngayon, totoo ba to? Kinakailangan, again, magpaliwanag sila. Kasi mga opposition sila eh. No? Mga opposition. Kung meron silang reason, katulad ni Senator Bam, kung ano talaga yon, hindi yung basta sasabihin mo lang sa ano, patunayan mo na ang pakay mo doon, tunay. No? At natsyempuhan lang na pagkatapos mong magbigay ng pera doon, nagputukan na sa Marawi. It's just a bad coincidence. Hindi ba ba? Pero paliwanag mong mahusay. These are the two questions that were asked in some discussions we have that we could not answer. Sabi, kung CIA ang nagplano niyang Marawi at etong si Trillanes ay nagpapagamit sa CIA para tumulong sa pagbubuwag kay Duterte. Isa yan sa mga explanation. No? At kung ginagawa niyan, then this man is guilty of treason and should be kicked out of the Senate immediately. Mabuhay po kay lahat dyan sa Save the Nation Movement. Kaya isa po ninyo ako sa layunin para sa kinabukasan ng Pilipinas at sa mga darating na henerasyon. Kasihan nawa kayo ng Panginoon sa ating mga adhikain. Salamat po. Text po mula kay Rosita Arquiambao. Okay, so the text, good evening, Kabuch. Pwede po ba akong sumali sa Citizens National Guard? Thank you po and God bless. Catherine Arca Castillo po from Saranay, Santo Niño, 3rd San Jose City, Nueva Ecija. Okay, Catherine, nakalista na yung pangalan mo, no? At dito sa Citizens National Guard. Ako po si Luis De Castro. Sana po isali ninyo ako sa inyong katipunan bilang miyembro ng inyong napakagandang adhikain. Dito po ako sa Tarlac ngayon. Salamat. Okay, Luis Castro. Sunod na text, BPM Sir Rich Valdez. Wala akong natanggap na text kung saan magpa-member ng Citizen National Guards. Panayantay ko dito sa cellphone ko. Di ako marunong mag-internet. Paki po, text sa akin. Salamat po. Text po yan ni Lindsay Reservist Philippine Navy. Yan. Okay, Bear. Hindi naman na. Sa'yo yan naka-address, Bear. Ha?
Ipakitext mo na lang daw kay Lindsay na Reservist Philippine Navy. During Marcos Tinayo LRT1, the first light rail transit in Southeast Asia, in master plan blueprint of Marcos, additional 7 LRT lines must be constructed up to 1992, sabi ni Jun Palafox. Naupo si Cory Binasura, DT Niloy, blueprint master plan of Marcos. Naupo si FVR, napagawa lang MRT, private owned, and during Gloria, napagawa government owned LRT2. Kaya si Cory root cause traffic congestions. Kasi no foresight, no vision, Cory's huge budget, daming racket, flyover lang, napagawa. Sunod na text, good evening po sa inyong lahat dyan. Sir Butch Valdez, buwis na talagang nakalipas na Pinoy. Ay, talaga nga mga dilawan. Text po yan ni Cavite. Di Agudo ng Cavite, mabuhay ang Save the Nation. Anong PI? Sasa talaga? Tell niyo po si President Digong na read niya ang book na Conspirators Hierarchy by Coleman, Queen Elizabeth of London, England, the International Managers. She's just a Vatican front. Sino na text, Sir Butch? Napakamahiwaga ng pinapaliwanag niyo. Paano maayos ng isang Duterte ang cancer na ng ating bayan? Buti na lang mahusay kayong magpaliwanag. Sana magising na tayo mga mamamayang Pilipino. Salamat po sa inyo. Text po yan ni Willie ng Bulacan. Thank you din, Willie. Mayong gabi, sana hindi muna pinatay ang mga Bulacan massacre killer. Pinampun muna sila sa ng 2 to 3 months kina Hontivirus, Drilon, Lagman, Rosales at mga anti-death penalty. Text po ni Dante Yap ng Victoria City, Negros Occidental. Sunod na text, good evening po sa inyo lahat. Bilib po ako sa president natin. Kahit mahirap ang namatay ay pinuntahan niya tulad sa Bulacan na pinatay ng mga adik. Good evening mga katipon, wala ba kayong napapansin kapag ang isang leader na natin may totoong malasakit sa Maralita, may direksyon ng pamumuno, ang secret societies gumagawa ng digmaan sa bansa. Time of ERAP and now time ni President Duterte dahil priority niya ang nasa lower class. Sunod na text, maayong gabi, sana po walang gagalaw sa killer ng Bulacan. Okay. Ano to? Missed ang ating katipunan tonight on YouTube. This live streaming recording is not available. On Ustream of Air on FB, this video was not available. Yan. May nag-text sa atin. Finalward. Robert, may text pa? Totoo po ba yung sinabi niyo panahon pa ni Aguinaldo, marami ng traidor? US, minana ang imperialismo ng UK. Pati negosyo ng droga. Text po ni Rosel ng Binyan City. Okay. Sunod na text, good PM Sir Butch Valdez. Gusto ko pong magpa-member ng Citizen National Guard. Isa po akong CPO. Kanina. Navy Reservist. Tanong ko lang sana po office ng Citizen National Guard. Pakitext po sa akin. Thanks, retired reservist. CPO Hermes Lindsay. 63 years old. Pero malakas pa. Taga Surigao City po siya. Taga Surigao pala siya. Sige pa. Ano pa? Okay, good evening po sa inyo lahat. Bili po ako sa president natin kahit mahirap. Ito. Ako po si Nanay Remy ng Olonga po. Masugid na tagapakinig nyo. Good evening, Sir Butch. Ang masabi ko sa tumutuligsa sa nangyari sa Marawi, sila iharap sa mauti. Si Boy Imuyato ng Quezon, Palawan. Okay, Sir Butch, bakit si Trillanes dating sundalo pero siya ang joker? Walang malasakit, makasarili, mga puro paninira ang alam. Magkita-kita tayo sa Luneta. Ay, hindi pa niya. Alam niyo po, sabi ng mga ibang mga nakakausap ko mga sundalo, yan daw si Trillanes, hindi daw sumabak sa labanan yan. Na? Nasa Navy siya, pero hindi siya sumabak sa tunay na labanan. Okay, sundin the text, good evening. Save the Nation, ang isang dahilan ng gulo sa Marawi ay droga dahil apektado sila sa war on drugs ni Digong. Kaya nagsanib ang terrorist at narco-politics. Text po yan ni Rod Voigt ng Subic. Sir, pinagtatakhan nyo yung pera na nahuli sa Marawi. Eh yung mga bala ng maute na di maubos-ubos. Di ba kayo nagtataka? Tandaan nyo, may US force dyan sa Mindanao. Proxy 1 ng CIA ang nangyayari sa Marawi.
Okay, sunod na text. Good evening po, Save the Nation. Dito mo malalaman ang layunin ng CHR para lang sa mga kriminal ang panig nila. Wala man lamang imik doon sa Bulacan Massacre. Okay. Marami pa po mga text messages. Medyo overtime na po tayo. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa mga magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ng Oro de Peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli, mga katipon, 7:15 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang galing ng number one smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking-cooking and the eating-eating, time na for dishwashing-washing of the pinaglutuang mas...